Yes, my Jesus is.
told Joshua to go to Jericho and to march 10 times around. He followed faithfully and blessed the Lord's command, and the walls came tumbling down. Yes, the walls came tumbling down. Joshua, Joshua, Joshua marched 7 times around. Mighty walls came tumbling down, and the walls came tumbling down. If you are trusting in the power of the blood, and you want to wear a crown, go forward quickly and obey the holy word. Walls of doubt will tumble down. Yes, the walls. Tumbling down, Joshua, 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 marched 7 times round, and the walls, mighty walls, came tumbling down, and the walls came tumbling down. The Lord is calling, see, there comes to him to bring, turn from these strange worlds we now. If you will follow him in faith like Joshua, walls of sin will tumble down. Yes, the walls came tumbling down. Joshua, Joshua, marched 7 times round, and the walls, mighty walls came tumbling down, and the walls came tumbling down. Yes, the walls came tumbling down. Joshua, 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 marched 7 times round, and the walls, mighty walls came tumbling down, and the walls came tumbling down. Good evening po mga kapatid at isa na naman pong mapagpala at magandang gabi sa ating lahat. Welcome again at welcome dito sa ating Daily Bible Reading 2024 Recharge. Ngayon po ay March 26, 2024. Araw po ng Martes and it is now 38 minutes past 6 o'clock dito po sa ating bansang Pilipinas. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? Sana po malakas yung ating pangangatawan at gayon din yung ating spiritual na buhay. Sana po mga kapatid, tayo po ay napapalakas. Tayo po ay nagniningas yung ating pananampalataya dahil po gabi-gabi tayo po ay nagbabasa, nagbubulay-bulay, nag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At isa na naman pong napakagandang gabi yung ating matutunghayan ngayong gabi. Dahil po, ang ating pong babasahin ay Unang Samuel, 25, 26 hanggang 27. At alam ko po na marami po tayong mga interesting na lessons dito po sa buhay ni David, sa buhay ni Nabal, sa buhay ni Abigail, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ay paki-share po itong ating live streaming. At paki-tag din po yung ating mga kapatiran para po malaman po nila na tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga banal na salita. At gayon din po mga kapatid, sana po ay huwag po nating hayaan yung ating mga kapatid na manood ng iba pang mga panunoorin, kundi ito lang po sana dito po sa ating banal na salita ng Diyos. Dahil ang content po ng ating live streaming ay wala pong iba kundi ang banal na salita ng Diyos. Gamitin po natin ang social media ng mga sa mabuting paraan sa pamamagitan po ng paglalaganap, okay, ng kanyang mga banal na salita. At sana mga kapatid ay magsama-sama po tayo. Samahan niyo po kami ni kapatid na Michael Rama na siya po yung tagapangaral at siya po ay isa sa mga naglilingkod dyan sa Palar Church of Christ sa Maytagig.
At maya-maya po ay makakasama po natin siya, mga kapatid. At mga kapatid, mayroon tayong mga nakahanda na mga pagtitipon, mga kapatid, lalong-lalo na itong nararating na Huwebes or Wednesday, mga kapatid, bukas. Wednesday, Thursday, Friday hanggang Saturday, mayroon pong panagkakadwa 2024 dyan po sa Baguio City. Dyan po magaganap sa Rimando Road, number 18 Rimando Road, Baguio City. At ini-invite po natin at nire-remind po natin ang ating mga kapatiran na sana po ay magkita-kita tayo doon, loobin ng Panginoon. At ako po ay naatasan na magbigay ng isang devotional message sa 29 sa may Friday morning, mga kapatid. At bet tomorrow, Lord willing, ay umaga pa lang ay pupunta na po kami kasamang The Soul at Mangaldan Church of Christ. Okay? At sana ay magkita-kita tayo dahil nananabik kaming makita ang mga kapatiran all over Luzon. Alright, mga kapatid, lalong-lalo na yung mga kapatiran po natin from Ilocos, from Isabela, from Cagayan, at iba't iba pang mga province, mga kapatid, from Pangasinan, from La Union, mga kapatid. Okay, so huwag nyo rin po sanang kalimutan sa May 20, 21, 22. Ito po yung Teach the Teachers na gaganapin po dito sa Asian Christian University, wherein yung mga nagtuturo po ng mga Sunday school classes po natin sa ating mga anak, sa ating mga chikiting during Sunday, ay magkakaroon po sila ng libre na seminar. Okay, so ito po ay isang paglilingkod po ng Asian Christian University sa ating mga kababaihan. Okay. At para po ay ma-update din po at ma-develop din po nila. There are seminars, mayroon pong seminars, mga kapatid. At kasali po dito basta nagtuturo or nag-a-assist sa pagtuturo during Sunday school ay 13 years old pataas, mga kapatid. Okay, na mga kapatirang babae. We will accommodate you. We will provide the accommodations, mga kapatid. Libre po ang food for the next 3 days, May 20, 21, 22. And we will also provide you materials for Sunday school. Kaya po, mga kapatid, sana magpapunta po kayo, mga kapatid. Mayroon pong mga congregations na interesado lang po sa mga materials, please provide us. Pero hindi man naman po nagpapadala ng mga Sunday school teachers po nila. Sana ipadala nyo po ang mga Sunday school teachers nyo para alam po nilang gamitin efficiently and effectively yung materials. At doon pa lamang po, mga kapatid, ay sa venue, sa campus ay matututunan nila how to use the materials effectively. Okay, so tandaan nyo po yan. Sa May 25 din po ay Ladies Day. Okay, wherein yung mga kababaihan na mga kapatiran po natin, okay, they will have their day at the campus. Mayroon pong fellowship, mayroon pong lectureship. Okay, ang theme po ay God's Promises. And there are four speakers, two from America and two are Filipina speakers po, mga kapatid. At mayroon po kaming surprise sa mga early birds na paparating, yung mga darating, hindi yung nag-pre-register tapos darating hapon na. Kundi po yung darating na actual. Okay, first come first serve, mayroon po tayong special gift na ibibigay po ng Asian Christian University. At kung ano po yon, mga kapatid, ay mag-attend po tayo para malaman po natin. Okay, so please mark your calendar, May 20, 21, 22, it's the teachers at ACU. May 25 ay Ladies Day. Okay, in the meantime, fast approaching na po yung panagkakadwa 2024. 6 years na wala po ang panagkakadwa dahil po sa naging pandemic.
Kaya po, nananabik ang bawat isa na magkita-kita muli at magkakasama muli, mga kapatid. So please come and come all. Okay? Yan po ay magsisimula bukas hanggang Sabado. Okay? So bago po natin simulan ang ating pong gawain ngayong gabi, ay tayo po sana ay manalangin at hingin po natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. So let's pray po, mga kapatid. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos namin na mahabagin, Diyos ng pag-ibig, Hari ng mga hari, Diyos na naglalang sa bawat isa sa amin, sa lahat ng nakikita at hindi nakikita. Diyos namin na kabanal-banalan, binibigay po namin ang lahat ng papuri, kataas-taasang pagsamba at paggalang sa inyong pangalan, dahil kayo po ang aming Diyos. Kayo po ang naglalang sa amin, kayo po ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting kaloob na aming tinatanggap oras-oras, araw-araw sa atanang aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito dahil muli po ay pinagkalo po ninyo na kami mga magkakapatid ay nagkasama-sama upang basahin at pag-aralan ang inyong mga banal na salita. Nawa po, bago po kami magsimula, kami sana'y inyong linisin at patawarin sa lahat po ng mga pagkakasala na aming nagawa sa inyong harapan. Alam po namin na kami po ay nakagawa ng mga bagay na hindi po maganda sa inyong banal na harapan. Kaya kami po ay nagsusumamo at lumalapit sa inyo na humihingi ng pagpapatawad. At sana linisin niyo po kami sa lahat po ng mga pagkakamali, naging pagsuway namin, naging mga katigasan ng aming ulo, katigasan ng aming puso. Upang ang lahat po ng aming gagawin at ang aming mga panalangin sa gabing ito ay matanggap sa inyong banal na harapan. Dinadalangin po namin na sana po ay gabayan niyo po kami sa lahat po ng aming gagawin sa gabing ito. Sana ay magampanan po namin ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng mapayapang pag-iisip at bukas na puso at damdamin upang sa mga pag-aaral po namin, ito po ay matanggap po namin at may focus po namin ang aming mga isip upang maintindihan po namin ang mga aral na aming po mapapakinggan. Tulungan niyo po sana ang bawat isa sa amin, bigyan niyo po sana kami ng karunungan, alas ng pag-iisip upang maihayag po namin ang inyong mga banal na salita ng maayos at ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami ni kapatid na Michael Rama na sana po ay maalala po namin ang aming mga pinag-aralan at ito po sana ay may ipaliwanag po namin ng ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa pagtatanong, sa pagbibigay ng mga comments, ng aming mga insights at takeaway lessons. Sa pagsagot po ng mga katanungan, nawa po ay gabayan niyo rin po sana kami. At sana po lahat ng aming sasambitin ay at bibitawang salita sa pagsagot or pagtugon sa mga katanungan ay makapagbigay ng ikatitibay ng pananampalataya ng bawat makakakinig. Nawa, Panginoon, ay walang maging problema sa aming mga equipment, sa aming mga gadgets, at sa signal po, sana malinis at mabilis po upang malinaw po na may hatid po namin ang inyong mga banal na salita.
At gayon din po ang aming mga kapatiran na nakatutok sa kanilang mga gadgets. Nawa po ay ingatan niyo po sila at ibigay niyo po ang katahimikan ng aming kapaligiran upang may concentrate po namin sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita ang aming mga gagawin sa gabing ito. Naalala rin po namin ang aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Hindi man po sila namin masambit ang kanilang mga pangalan at alam po namin na kilala niyo po sila. Kami po ay nananalangin. Sana sila po ay inyong ingatan at sana po ay makarecover po sila kagad. Kasama po dito si kapatid na Elena Bravo na aksidente nung Sabado at ngayon po ay nagre-recover. Sana po, Panginoon, tulungan niyo po sila. Pati rin po ang mga doctors at nurses na umaattend sa kanilang pangangailangan at sa kanilang mga mahal sa buhay na nag-aalaga po sa kanila. Inihiling din po namin na patuloy niyo pong pagpalain ang pag-recover ni kapatid na Jefferson Kerr Nagita sa kanyang katatapos na operasyon sa appendicitis. Sana po ay pagpatuloy niyo po siyang palakasin at wala po sanang komplikasyon at manumbalik agad ang kanyang lakas upang kasama po namin sa paglilingkod sa inyo. Pinapanalangin din po namin ang mga kapatiran po namin na tumatalikod sa inyong sa pagsamba sa inyo, sa paglilingkod sa inyo, sa mga nanlalamig, sa mga nag-iisip na mag-backslide. Sana po ay gamitin nyo ang bawat isa sa amin, gamitin nyo ang inyong banal na salita na mapaalalahanan po namin sila at manumbalik sana ang init ng kanilang katapatan at pananampalataya sa inyo. Nawa Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, ay kayo po ang mapuri at kayo po ang maluwalhati. At ito po ang aming sinasamo, dinadalangin, inaasahang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Right, mga kapatid, maraming salamat po sa ating pong Panginoong Diyos for giving us the opportunity na makapag-alay ng panalangin sa kanya, mga kapatid. At before we go on, ay i-acknowledge lang po natin ang inyong mga greetings at kayo po na sumusuporta at nandito nakasama po natin. Si Nanay Diling, happy watching DBR 2024 Recharge, brethren. Incidentally, Nanay Diling is one of our speakers. I think she will speak about God's promises in Christ. Okay? Si Sister Sarah Kotamura po ay isa po sa mga speakers and I think she will speak about the topic God's promises for sinners. Okay? Si kapatid na Jose Abenoja, blessed midweek po sa ating lahat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa gabi ito. Maraming salamat po, Brother Jose. Nag-share si Nanay Diling. Thank you very much. Sister Mary Ganier, good evening po mga kapatid. Thank you po at kumusta po kayo dyan sa Taiwan. Sister Rosalie Badong, nag-tag ng everyone. Thank you po, Sister Rosalie. Si Sister Jasmine Bornales, grateful and blessed evening, brethren. Thank you po. At si Sister Vicky Velasquez, good evening mga kapatid. At nag-share na rin po sila. Si Nanay Paz Limon, magandang gabi mga kapatid. God bless us all. Okay, thank you po Nanay Paz. And share done, sabi po nila. Okay, thank you, thank you. Si Hannah Faye, blessed Tuesday mga kapatid. Happy DBR po muli. Okay, thank you Nakong. At mag-ingat at see you tomorrow. Lord willing, dyan sa Baguio. Watching with you, ka-DBR family and brethren. God bless everyone from Sister Araceli Urbano. Maraming salamat po, Sister Araceli. At sa sticker, si Sister Reika Asuncion.
At siya po ay si Madam, kapatiran po natin. Isa pong public school teacher at member po dito sa Mangaldan. At makakasama po natin bukas, papakyat ng Baguio para makipag-kakadwa sa mga kapatiran. Thank you po, Sister Rica, si Brother Frederick Guillermo. Good evening, Brother Jonas. And family, to all listeners and lecturers, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Okay, Brother Frederick, thank you, kapatid. Si Manang Lydia Garletos, hello po, Brother Jonas, watching from Natividad. God bless us all. Amen. Thank you po. Manang, Sister Laila, good evening, Brother Jonas, and to all listeners, a blessed Tuesday evening to all. Okay, at nag-share. Nag-share po sila at nag-highlights at nag-tag ng everyone. Opo, sana ay huwag po nating kalimutan na mag-share, mga kapatid. Si Manang, sabi ni Manang Lydia, sana maka-attend ako kasi nagtuturo ako ng mga kids dito sa barangay po namin. Opo, sana maka-attend po kayo, Manang Lydia. Si Sister Merna Facon, may kumare. Okay, our kumare. Dahil kinuha po kaming second parents ni na Chester, Brother Chester at Sister Karen Joy Pakun. Okay, nagtag ng everyone. Thank you po, Kumari Merna. Kumari Sister Merna. Sister Araceli, have a blessed Tuesday evening to our beloved DBR host. Family of Brother Jonas, Sisters Alma and Hannah Faye, to our guest lecturer, Brother Michael Rama, and all followers, viewers of DBR 2024 Recharge. Good Lord bless us and keep us all. Amen. Thank you po, Sister Araceli, si Sister Mercedes Enriquez. Good evening, everyone. How is everybody? We're all okay with God's help. May our Lord bless us all. Amen, Sister Mercedes. Thank you po. Thank you. Good evening sa ating lahat, mga kapatid, kay Kristo Jesus. Sa lahat ng mga ka-DBR loving family or loving brethren, God bless everyone from Sister Bibi Fabrigar. Thank you po. Maraming salamat, Sister Reds Nitiwa. Magandang gabi sa iyo, Attorney Jonas, at sa lahat ng mga kapatid ng Church of Christ. Okay? At Sister Red, maaari pong i-contact po kayo anytime ni Brother Marson dahil mayroon po kaming mission ni Brother Marson dyan sa Camiguin. Okay, Sister Manny Mendiola, maraming salamat po sa emoji prayers. Mga kapatiran po natin dyan sa Calaclan, sa May Olongapo. Kumusta po kayong lahat? Okay, shout out sa mga kapatiran po natin. Okay, si kapatid na Remigio Cesario, nag-amen. Maraming salamat, kapatid. At thank you sa kamote. Okay, hanggang ngayon ay di pa namin nauubos. Maraming salamat po. Brother Gilbert Salpura, good evening po mga kapatid. God bless us all. Shared. Thank you. Si aking sweetheart, blessed Tuesday evening, kakabsat. Okay, thank you, aking sweetheart. Si Sister Manny Mendiola, nag-share. Maraming salamat. Brother Michael, good evening mga ka-DBR. Halika na sa studio. Brother Michael, okay. Sister Araceli Urbano, ay hindi ko pa pala napadalan. Sorry. Sorry, Brother Michael. Okay. Papadalan ko lang sandali si Brother Michael. I'm sorry. Nakalimutan. Alright, nandito na. Okay. Sorry, Brother Michael. Nanay Diling, Sister Araceli, amen and amen. Thank you so much, Brother Jonas, for the wonderful opening prayer. Yes, praise to God. Okay, praise to God. Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po, Sister Araceli, si Nanay Diling. Amen, amen, and amen. Thank you po. And Sister Manny Mendiola, nag-amen din. Sister Jasmine, amen din. Si kapatid na Michael, blessed evening, mga kapatid kay Kristo Jesus. Nasa Cebu pa po kayo, kapatid na Michael. Okay, at maraming salamat sa inyong mga post. Nakikita po namin, Sister Evelyn Pindon, nag-amen and amen. Sister Bibi Fabrigar, nag-amen din. At ganun din si Brother Gilbert.
Sister May Saportesa, blessed morning, evening po sa lahat. At congratulations, Sister May. Lumalaki po ang viewers po at dumadami ang viewers ng The Lighthouse. Thank you po. Amen. Is watching. Sister Mary Bondol Baliwang ay amen din. At tag ng followers, highlights at everyone, ang aking sweetheart. Okay. At Sister Evelyn Pindon, blessed evening po, brethren, and God bless everyone. Shared, sabi po nila. Okay, at nandito na po. Bago po natin ituloy, mga kapatid, nandito na ang ating makakasama ngayong gabi. Wala pong iba kundi si kapatid na Michael. Brother Michael, good evening sa iyo, kapatid. Okay, good evening po. Nakapasok din. Okay, good evening, mga kapatid. Namiss ko yung ating DBR, ilang linggo, ilang Tuesday. Willing ay magtuloy-tuloy tayo na makasama lagi sa DBR natin every Tuesday. At kumusta po mga patid? Kumusta po tayo, Junas? Ayos naman sa awa ng Panginoon na tayo po ay malakas at tayo po ay nandito pa rin, naglilingkod sa Panginoon. Apa, yan. Okay. Thank you. Sige, kapatid na Michael, later, ano, sa'yo yung 26 at saka 27. At saka medyo madali ngayon kasi discussion tayo eh. Kaya po, po, po. Oo, may bago at, na format. Oo, at maganda ngayon ay kasama po natin yung ating mga nanonood na makisali sa ating discussion sa pamamagitan po ng kanilang comment. Right. Yes. At good evening, Brother Jonas, Sister Alma and Hanapay, watching and listening on DBR Recharge from Sister Imelda. Thank you po. Thank you, Sister Melissa Vallejo. Mapagpalang gabi po, mga kapatid. Mapagpalang gabi rin, Sister Melissa. Sister Marcela Concepcion from Victoria Church of Christ sa may Victoria Tarlac. Amen po, Brother Jonas. At magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At kumusta po ang mga kapatiran at shout out sa mga kapatiran po natin sa Victoria Tarlac. All my brethren in Christ, good evening to everyone joining on DBR Recharge. Thank you po. At nag-tag din at nag-share din to everyone si Sister Araceli at ganun din si Sister Imelda, si Nanay Rosa Villanueva. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening din po Sister Belia Bulkerin. Okay? Good evening mga kapatid from Sister Belia. Okay, si Sister Bibi Fabrigar, I'm happy to hear from you, Brother Junas, to hear the name of Sarah Kotamura. We were both in the same church in Cagayan de Oro City before. Kindly give my regards to her and with Brother Matt Kotamura, her husband. Okay, yes po. And hopefully Sister Bibi Fabrigar, you can also join the May 25 Ladies Day dito po sa Asian Christian University campus. Okay? All right, si Sister John Senlin or John Senlin Manalo, good evening po brothers and sisters. Good evening din po. And Sister Feli Ocampo. Okay. Shout out sa mga kapatiran po natin sa nasa Baguio. Okay? Mga kapatiran po natin sa Rimando Church, sa Baguio Church of Christ, sa Inlex Church of Christ, sa Midtown Church of Christ, sa A-Hill Church of Christ, Center Point Church of Christ, lahat po sa Upper Session Road, USR Church of Christ. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Sir Feli Ocampo, thank you po everyone. Sabi nila, good evening at everyone. Thank you. Si Karen Joy, yung inaanak po namin. Karen Joy Dimayo na ngayon. Good evening po Ninong Junas and everyone, Chester and Karen. Okay, thank you aming inaanak at we are very honored na isa kami na napili po ninyo. Si Brother Michael, good evening mga kapatid. PM Sen. Thank you. Sabi po ni Brother Remeo, walang anuman Brad. Okay, sige. Nagkita kami ni Brother Remeo at saka si Sister Nati. At nagpa-picture pa kami. Maraming salamat po. We always remember na napakagandang memory
pag nakikipag-picture po tayo sa ating mga kapatiran. Brother, Sister Imelda, nag-amen. Si Brother Danny. Okay? Please pray for my Kuya Manny Debera. Okay? Opo. Sige po. He's still in ICU. Thank you and God bless DBR. Opo. Brother Michael, please take note. You will lead the closing prayer later on. Please include Brother Manny Debera, the older brother of Brother Danny. Okay? At sabi po, maraming salamat din po Brother at Sister Alma. Na-meet namin kayo at naging part din kayo sa event nila Chester at Karen. Opo, thank you po. At good evening Brother Michael, happy to see you. Sabi po, oh, na-miss ka namin kapatid. Yung mga regular na viewers po natin, talagang na-miss ka nila. Pabati pa rin po sa lahat ng kapatid na nanonood from Las Piñas, Gatchalian. Okay, LPG. Las Piñas, yan palang ibig sabihin ng LPG kapatid. Eh. Kasi nakita ko sa post, ano kaya itong LPG? Las Piñas, Gatchalian pala. From Sister Feli Gaboy Impleo. O shoutout po sa lahat po ng mga kapatiran at good evening po ang bati ni Sister Feli sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sister Melda, watching on you, Brother Michael. Sister Laila, nice to see you there, Brother Michael. Good evening po sa inyo. Okay, at si Sister Edna Galang, blessed evening po and happy midweek sa lahat, mga kapatid. Okay, thank you po, Sister Edna. And maraming salamat. Okay, Sister Edna ay nasa Hong Kong. Sana ingatan po kayo ng Panginoon at isa rin po na kapatiran po natin. Nasa Singapore naman si Sister Merna Vergara. Good evening po mga brothers. Blessed Tuesday to us all. Thank you po. Nawa po lahat po ng mga kapatiran po natin na OFW. Kayo po ay palagi pong pinapanalangin po namin. Sana po sa pamagitan po ng daily Bible reading, maibsan kahit konti. Okay, kahit maliit lang, kahit konti. Ang inyong pagka-homesick dito sa Pilipinas dahil napapanood nyo ang daily Bible reading. Okay? Thank you po. Thank you. Brad Michael, atin na pong kunin ang ating mga Bibles, mga kapatid. At samahan nyo po kami ni kapatid na Michael sa pagbabasa po ng banal na salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 25, chapter 26 hanggang chapter 27 po mga kapatid. Pagkatapos po nito ay atin pong i-discuss kada chapters mga kapatid para ito po ay may apply po natin sa ating mga buhay. Kaya kung mayroon po kayong mga Bibles, please read with us. Magsama-sama po tayo. Basahin ang kanyang mga banal na salita. Okay? Handa na po natin ang ating sarili, ang ating pandinig sa banal na salita ng Diyos. Unang Samuel, 25 kabanata, ang kamatayan ni Samuel. Namatay si Samuel at nagtipon-tipon ang buong Israel at tinangisan siya. Kanilang inilibing siya sa kanyang bahay sa Rama at tumindig si David at lumusong sa ilang ng paran. May isang lalaki sa Maon ng mga ari-arian ay nasa Carmel. Ang lalaki ay napakayaman. Siya ay mayroong 3,000 tupa at 1,000 kambing. Ginugupitan niya ng balahibo ang kanyang mga tupa sa Carmel. Ang pangalan ng lalaki ay Nabal at ang pangalan ng kanyang asawa ay Abigail. Ang babae ay matalino at maganda, ngunit ang lalaki ay masungit at masama ang ugali. Siya ay mula sa sambahayan ni Caleb. Nabalitaan ni David sa ilang na ginugupitan ni Nabal ng balahibo ang kanyang mga tupa. Kaya't nagsugo si David ng 10 kabataang lalaki at sinabi ni David sa mga kabataan, umahon kayo sa Carmel at pumunta kayo kay Nabal at batiin ninyo siya sa aking pangalan. Ganito ang sasabihin ninyo sa kanya, kapayapaan nawa ang sumaiyo at kapayapaan nawa ang sumaiyong sambahayan
at kapayapaan nawa ang dumating sa lahat ng iyong pag-aari. Nabalitaan kong ikaw ay may mga manggugupit ng balahibo ng tupa. Ang iyong mga pastol ay naging kasama namin at hindi namin sila sinaktan o nawalan man ng anumang bagay sa buong panahong sila ay nasa Carmel. Tanungin mo ang iyong mga kabataang lalaki at kanilang sasabihin sa iyo. Kaya't makatagpo nawa ng biyaya sa iyong paningin ang aking mga kabataan, sapagkat kami ay naparito sa araw ng kapiestahan. Hinihiling ko sa iyo na magbigay ka ng anumang mayroon ka sa iyong mga lingkod at sa iyong anak na si David. Nang dumating ang mga kabataang tauhan ni David, kanilang sinabi kay Nabal ang lahat ng mga salitang iyon sa pangalan ni David. At sila ay naghintay at sinagot ni Nabal ang mga lingkod ni David at nagsabi, "Sino ba si David? Sino ba ang anak ni Jesse?" Maraming mga alila sa mga araw na ito ang lumalayas sa kanilang mga Panginoon. Aking bang kukunin ang aking tinapay at tubig at ang karne na aking kinatay para sa aking mga manggugupit at ibibigay ko sa mga taong hindi ko nalalaman kung saan nang galing? Kaya't ang mga kabataang tauhan ni David ay umalis, bumalik at sinabi sa kanya ang lahat ng mga salitang ito. At sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, "Isukbit ng bawat isa sa inyo ang kanyang tabak." At nagsukbit ang bawat isa ng kanyang tabak. At si David ay nagsukbit din ng kanyang tabak. Ang umahong kasunod ni David ay mga 400 lalaki, samantalang ang 200 ay nanatili kasama ng mga daladalahan. Ngunit sinabi ng isa sa mga kabataang lalaki kay Abigail na asawa ni Nabal, "Si David ay nagpadala ng mga sugo mula sa ilang upang bumati sa ating Panginoon, ngunit sila'y nilait niya. Gayong ang mga lalaki ay napakabuti sa amin at hindi kami sinaktan o nawalan man ng anumang bagay nang kami ay nasa mga parang habang kami ay nakikisama sa kanila. Sila'y naging aming pader sa gabi at sa araw sa buong panahon kami ay kasama nila sa pag-aalaga ng mga tupa. Ngayon ay iyong alamin at pag-aralan mo kung ano ang iyong gagawin sapagkat ang kasamaan ay pinasya na laban sa ating Panginoon at sa kanyang buong sambahayan. Siya ay may masamang ugali kaya't walang makipag-usap sa kanya." Nang magkagayoy, nagmadali si Abigail. Kumuha ng 200 tinapay, 2 sisidlang balak, balat ng alak, 5 tupang nalinisan na, 5 takal ng sinangag na trigo, 100 kumpol na pasas, 200 tinapay na igos, at pinapasan ang mga ito sa mga asno. At sinabi niya sa kanyang mga kabataang tauhan, "Mauna na kayo sa akin. Ako'y susunod sa inyo." Ngunit hindi niya ito sinabi sa kanyang asawang si Nabal. Samantalang siya'y nakasakay sa kanyang asno at lumulusong sa isang kubling dako ng bundok, si David at ang kanyang mga tauhan ay lumusong patungo sa kanya at nagkasalubong sila. Sinabi ni David, "Tunay na walang kabuluhan na aking iningatan ang lahat ng pag-aari ng taong ito sa ilang. Ano pat walang nawalang anuman sa lahat ng pag-aari niya at ang mabuti ay ginantihan niya ng masama. Gawin nawa ng Diyos sa mga kaaway ni David at higit pa kung sa umaga ay mag-iwan ako ng higit sa isang lalaki sa lahat ng pag-aari niya." Nang makita si Abigail, si David, siya ay nagmadali at bumaba sa asno at nagpatira pa sa harapan ni David at yumukod sa lupa. Siya ay nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsabi, "Sa akin mo na lang ipataw ang pagkakasala, Panginoon ko. Hinihiling ko sa iyo na iyong papagsalitain ang iyong lingkod sa iyong pandinig at iyong pakinggan ang mga salita ng iyong lingkod. Ipinapakiusap ko sa iyo, huwag pansinin
ng aking Panginoon itong lalaking si Nabal na may masamang ugali, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan ay gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at ang kahangalan ay nasa kanya. Ngunit akong iyong lingkod ay hindi nakakita sa mga kabataang tauhan ng aking Panginoon na iyong sinugo. Ngayon, Panginoon ko, habang buhay ang Panginoon at buhay ang inyong kaluluwa, yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa pagpapadanak ng dugo at sa paghihiganti ng iyong sariling kamay, at iyonawang mga kaaway at ang mga nagnanais gumawa ng masama sa aking Panginoon ay naging gaya ni Nabal. At ngayon, itong kaloob na dinala ng iyong lingkod sa aking Panginoon ay ibigay mo sa mga kabataang sumusunod sa aking Panginoon. Ipinapakiusap po sa iyo na patawarin mo ang pagkakasala ng iyong babaeng lingkod, sapagkat tiyak na igagawa ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang halip sambahayang tiwasay. Ipinaglalaban ng aking Panginoon ang mga laban ng Panginoon at ang kasamaan ay hindi matatagpuan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Kung sino man ay mag-alsa upang habulin ka at tugisin ang iyong buhay, ang buhay ng aking Panginoon ay mabibigkis sa bigkis ng mga nabubuhay sa pag-aaruga ng Panginoon mong Diyos. At ang mga buhay ng iyong mga kaaway ay ihahagis niya na parang mula sa guwang ng isang tirador. At kapag nagawa na ng Panginoon sa aking Panginoon ang ayon sa lahat ng mabuti na kanyang sinabi tungkol sa iyo at kanyang itinalaga ka bilang pinuno ng Israel, ang aking Panginoon ay hindi magkakaroon ng dahilan upang malungkot o pag-uusig ng budhi dahil sa pagpapadanak ng dugo ng walang dahilan o para sa isang aking Panginoon na siya mismo ang maghiganti. At kapag gumawa ang Panginoon ng mabuti sa aking Panginoon, alalahanin mo nga ang iyong babaeng lingkod. Sinabi ni David kay Abigail, purihin nawang Panginoon ang Diyos ng Israel na nagsugo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako. Purihin nawa ang iyong karunungan at pagpalain ka nawa na pumigil sa akin sa araw na ito sa pagpapadanak ng dugo at sa paghihiganti ng aking sariling kamay. Sapagkat kung gaano katiyak na buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pumigil sa akin na saktan ka, malibang ikaw ay nagmadali at pumarito upang sumalubong sa akin, tiyak na walang maiiwan kay Nabal sa pagbubukang liwayway kahit isang batang lalaki. Pagkatapos ay tinanggap ni David mula sa kamay ni Abigail ang dinala niya para sa kanya. At sinabi ni David sa kanya, umahon kang payapa sa iyong bahay. Tignan mo, aking pinakinggan ang iyong tinig at aking ipinagkaloob ang iyong kahilingan. Pumunta si Abigail kay Nabal. Kaya nagdaraos ng isang kapiestahan sa kanyang bahay na gaya ng pagpipiesta ng isang hari. Si Nabal ay masayang masaya sapagkat siya ay lasing na lasing. Kaya't walang sinabing anuman si Abigail sa kanya hanggang sa pagbubukang liwayway. Kinaumagahan nang hindi na lasing si Nabal, sinabi ng asawa niya sa kanya ang mga bagay na ito at nagkasakit siya sa puso at siya naging isang parang bato. Pagkaraan ng may 10 araw, sinaktan ng Panginoon si Nabal at siya namatay. Nang mabalitaan ni David na si Nabal ay patay na, sinabi niya, purihin ang Panginoon na siyang naghiganti sa pag-alipustang tinanggap ko sa kamay ni Nabal at pinigil ang kanyang lingkod sa kasamaan. Ang masamang gawa ni Nabal ay binalik ng Panginoon sa kanyang sariling ulo. Pagkatapos ay nagsugo si David at hinimok si Abigail na maging asawa niya. Nang dumating ang mga lingkod ni David kay Abigail sa Carmel, kanilang sinabi sa kanya, sinugo kami ni David sa iyo upang kunin ka na maging asawa niya. At siya tumindig at nagpatira pa sa lupa at nagsabi, ang iyong lingkod ay isang alila
na maghuhugas ng mga paa ng mga lingkod ng aking Panginoon. Nagmadali si Abigail, tumindig at sumakay sa isang asno. Pinaglingkuran siya ng kanyang 5 katulong na dalaga. Siya'y sumunod sa mga sugo ni David at siya'y naging kanyang asawa. Kinuha rin ni David si Ahinoam na taga Jezreel at sila'y kapwa naging asawa niya. Ibinigay ni Saul si Mikal na kanyang anak na asawa ni David kay Palti na anak ni Lais na taga Galem. Unang Samuel, 26 na kabanata, iniligtas ni David ang buhay ni Saul. At dumating ang mga Sifeyo kay Saul sa Gibeya na nagsasabi, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hachila sa tapat ng Hesimon? Kaya tumindig si Saul at lumusong sa ilang ng Zeph na kasama ang 3,000 piling lalaki sa Israel upang hanapin si David. Tanggal na naman. Sorry mga kapatid. Ay, pasensya na po. Okay. Tuloy po natin at atin pong simulan muli sa chapter 26. First Samuel chapter 26. At dumating ang mga Sifeyo kay Saul sa Gibeya na nagsasabi, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hachila sa tapat ng Hesimon? Kaya tumindig si Saul at lumusong sa ilang ng Ziph na kasama ang 3,000 piling lalaki sa Israel upang hanapin si David sa ilang ng Ziph. At humimpil si Saul sa burol ng Hachila na nasa tabi ng daan sa silangan ng Hesimon. Ngunit si David ay nanatili sa ilang nang makita niya na sinusundan siya ni Saul sa ilang. Nagsugo si David ng mga espiya at natiyak na dumating na nga si Saul. Si David ay pumunta sa dakong pinaghihimpilan ni Saul. Nakita ni David ang lugar na kinaroroonan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner na kapitan ng kanyang hukbo. Si Saul ay nakahiga sa loob ng kampo at ang mga tauhan ay nakahimpil sa palibot niya. Nang magkagayoy nagsalita si David at sinabi kay Ahimelech na Hiteyo at kay Abisai na anak ni Zeruiah na kapatid ni Joab. Sinong sasama sa akin sa paglusong kay Saul sa kampo? At sinabi ni Abisai, ako'y lulusong na kasama mo. Kinagabihan, dumating sina David at Abisai sa hukbo. Naroon si Saul na natutulog sa loob ng kampo na ang kanyang sibat ay nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan. Si Abner at ang hukbo ay nakahiga sa palibot niya. Nang magkagayoy, sinabi ni Abisai kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. Kayo'y hayaan mong tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko siya uulusin ng 2 ulit. Ngunit sinabi ni David kay Abisai, huwag mo siyang patayin sapagkat sinong maglalapat ng kanyang kamay na hindi magkakasala laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. At sinabi ni ngunit sinabi ni David kay Abisai, huwag mo siyang patayin sapagkat sinong maglalapat ng kanyang kamay na hindi magkakasala laban sa binuhosan ng langis ng Panginoon. At sinabi ni David,
Buhay ang Panginoon. Ang Panginoon ang papatay sa kanya o darating ang kanyang araw upang mamatay o siya'y lulusong sa labanan at mapapahamak. Huwag ipahintulot ng Panginoon. Nalapatan ko ng aking kamay ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon, hinihiling ko sa iyo na kunin mo ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo'y umalis. Kaya't kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at siya'y umalis. Walang nakakita o nakaalam man o nagising man ang sinuman sapagkat sila'y pawang mga tulog dahil sa isang mahimbing na pagkakatulog mula sa Panginoon ang dumating sa kanila. Pagkatapos ay dumaan si David sa kabilang dako at tumayo sa tuktok ng bundok sa may kalayuan na may malaking pagitan sa kanila. At sumigaw si David sa hukbo at kay Abner na anak ni Ner. Hindi ka ba sasagot, Abner? Nang magkagayoy, sumagot si Abner at nagsabi, sino kang sumisigaw sa hari? Sinabi naman ni David kay Abner, hindi ka ba lalaki? Sinong gaya mo sa Israel? Bakit hindi mo binantayan ang iyong Panginoong Hari? Sapagkat pumasok ang isa sa taong bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon. Ang bagay na ito ay iyong ginawa ay hindi mabuti. Habang buhay ang Panginoon, kayo'y dapat mamatay sapagkat hindi ninyo binantayan ang inyong Panginoon, ang binuhusan ng langis ng Panginoon. At ngayon tignan ninyo kung saan naroon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan. Nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, ito ba ay tinig mo, anak kong David? At sinabi ni David, tinig ko nga, Panginoon ko o hari. At kanyang sinabi, bakit tinutugis ng aking Panginoon ang kanyang lingkod? Sapagkat anong aking ginawa o anong kasalanan ang nasa aking kamay? Ngayon, pinapakinggan nawa ng aking Panginoong Hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ang siyang nag-udyok sa iyo laban sa akin, tumanggap nawa siya ng isang handog. Ngunit kung ang mga anak ng tao, sumpain sila sa harap ng Panginoon sapagkat sila ang nagpalayas sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi sa pamana ng Panginoon na nagsasabi, humayo ka, maglingkod ka sa ibang mga Diyos. Kaya't ngayon, huwag ibuhos ang aking dugo sa lupa mula sa harap ng Panginoon sapagkat lumabas ang hari ng Israel upang humanap ng isang kuto gaya ng isang humahabol sa isang pugo sa mga bundok. Pagkatapos ay sinabi ni Saul, ako'y nagkasala, bumalik ka, anak kong David, sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo, sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong paningin sa araw na ito. Ako'y naging hangal at nakagawa ng napakalaking pagkakamali. At sumagot si David at nagsabi, narito ang sibat o hari. Papuntahin mo rito ang isa sa mga kabataan at kunin ito. Gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang katapatan sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon at hindi ko inilapat ang aking kamay laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. Kung paanong ang iyong buhay ay napakahalaga sa aking paningin sa araw na ito. Naway maging mahalaga ang aking buhay sa paningin ng Panginoon at naway iligtas niya ako sa lahat ng kapighatian. Pagkatapos ay sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak kong David. Gagawa ka ng maraming bagay at magtatagumpay ka sa mga iyon. Kaya't nagpatuloy si David sa kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang lugar. Unang Samuel, 27 kabanata. Nanirahan si David sa mga Filisteo. Sinabi ni David sa kanyang puso, balang araw ako'y mamamatay sa kamay ni Saul. Walang higit na mabuti sa akin kundi ang tumakas tungo sa alupain ng mga Filisteo.
Si Saul ay mawawalan ng pag-asa na ako'y hanapin pa sa nasasakupan ng Israel at ako'y makakatakas mula sa kanyang kamay. Kaya si David at ang 600 lalaking kasama niya ay umalis at pumunta kay Akis na anak ni Maok na hari ng Gat. Nanirahan si David na kasama ni Akis sa Gat, siya at ang kanyang mga tauhan, bawat lalaki at ang kanyang sambahayan, si David at ang kanyang dalawang asawa, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel, nabalo ni Nabal. Nang ibalita kay Saul na si David ay tumakas na patungo sa Gat, ay hindi na niya hinanap siyang muli. At sinabi ni David kay Akis, "Kung ngayon nakatagpo ako ng biyaya sa iyong paningin, bigyan nila ako ng isang matitirhan sa isa sa mga bayan sa kabukiran upang ako'y manirahan doon, sapagkat bakit maninirahan kasama mo ang iyong lingkod sa lungsod ng hari?" Kaya't ibinigay ni Aki sa kanya ang siklag ng araw na iyon. Kaya't ang siklag ay naging sakop ng mga hari ng Huda hanggang sa araw na ito. At ang bilang ng mga araw na tumira si David sa lupain ng mga Filisteo ay 1 taon at 4 na buwan. Noon ay umahon si David at ang kanyang mga tauhan at sinalakay ang mga Jesoreyo, mga Gerzeyo at ang mga Amalekita, sapagkat sila ang mga dating mamamayan sa lupain sa daang patungo sa Shur hanggang sa lupain ng Ehipto. Sinilakay ni David ang lupain at walang itinirang buhay, kahit lalaki o babae man, at tinangay ang mga tupa, baka, asno, kamelyo at ang mga kasuotan at bumalik kay Akis. Kapag nagtanong si Akis, "Laban kanino kayo sumalakay ngayon?" ay sasabihin ni David, "Laban sa Negev ng Huda o laban sa Negev ng mga Hiramiilita o laban sa Negev ng mga Keneyo." Walang iniligtas na buhay si David kahit lalaki o babae man, upang walang makapagbalita sa Gat na sinasabi, "Baka sila'y magsumbong laban sa atin," na sabihin ganito't ganoon ang ginawa ni David. Palaging gayon ang kanyang ginagawa sa buong panahong siya nakatira sa lupain ng mga Filisteo. Nagtiwala si Akis kay David na inaakalang ginawa niya ang kanyang sarili na kasuklasuklan sa bayang Israel, kaya't siya'y magiging lingkod ko magpakailanman. May God bless the reading, mga kapatid, sa gabing ito. Ay atin pong nabasa ang chapter 25, 26 hanggang 27 sa 1 Samuel, mga kapatid. At bago po natin i-discuss ang chapter 25, nandito po yung mga greetings ng ating mga kapatiran. Brother Larry Villar, magandang gabi mga kapatid. Shared Dan, thank you. Sister Brother Michael, sobrang sipag ni Brother Michael. Teacher, preacher, ikaw na. Glory to God. Talagang ganyan, di ba? Kahit napagod na pagod dyan, ay lumalakas po tayo, di ba kapatid? Okay, pag ang pinag-uusapan na ay paglilingkod sa Panginoon. Brother Gino Decano, good evening po mga kapatid. Good evening din sa iyo kapatid na Gino. Okay, Sister Marcita Donay, blessed evening po mga kapatid. Blessed evening din po Sister Marcita. Sinanay Lourdes, watching with you, DBR loving family of Brother Jonas, faithful lecturers, brethren, and listeners. Thanks God. Amen. At nag-share po sila. Okay, Sister May Ann Tamayo, dyan sa Hong Kong. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Okay, maraming salamat po, Sister May Ann. Paano po yan? Magkano? 200 stars. Di ko napansin, sorry. Maabutan kong bayaran ko nawa. Okay, magkano po yun, sabi po nila. Okay, tanggalin nyo lang po at hindi naman po tayo humihingi. No? At unfortunately, yung Facebook ay naglalagay po, kahit tinatanggal po natin ay lumalabas pa rin.
Sister Susana Lopez, good evening, DBR family, Brother Jonas and family, Brother Michael, viewers, may God bless us all, from Sister Susana. At nag-share po din sila, thank you po. Sister Junalisa Arciaga, magandang gabi mga kapatid kay Kristo Jesus. Okay, thank you. Sister Alec G. Han, amen and amen. Praise God for the reading of 1 Samuel chapters 25 to 27. Thank you so much once again, Brother Jonas, for the nice and clear reading of God's Word. Thank you po. Papuri po sa Panginoon. Sister Junalisa, nag-chair Dan. Amen. Sister Nori Cabrera Dumenden, kasama po natin. Thank you. Mapagpalang pagbabasa po. Magandang pagbabasa po, Attorney Brother Jonas. Glory to God. Amen. Thank you po. Sa Diyos po ang papuri. Nag-tag ng everyone, Sister Junalisa, maraming salamat. Si Nanay Diling, thank you so much, Brother Jonas, for the beautiful and clear reading of 1 Samuel. Salamat po, and to God be the glory. Nag-share si Sister Mercedes Enriquez, maraming salamat. Nag-tag naman si Sister Nori Cabrera, thank you po, ng everyone. Si Sister Elik Jihan, good evening po sa ating lahat. God bless us all po, sabi po niya. At si Brother Rads Madirala, greetings Brother Jonas. Okay, good evening and good afternoon or good morning to Brother Rads Madirala from India. Thank you for your support of the live stream. Sister Imelda, amen. And thank you Brother Jonas for the reading. To God be the glory. Okay, at sabi po ni Brother Gilbert, salamat po Brother Jonas sa pagbabasa. 1 Samuel chapter 25 to 27, to God be the glory. Alright, kapatid, i-discuss na natin yung chapter 25. Ano? Dahil dito, nabasa po natin na ito pong si... sandali lang po, hindi may natanggal. Ito pong si Samuel, mga kapatid, ay... namatay na po mga kapatid, ano? At nawalan na ng wes or hukom ang bayan po ng Israel sa pagkamatay ni Samuel. At dahil dito mga kapatid ay sumunod na maging leader, iniintroduce na ng banal na kasulatan itong si David. Okay? Kaya nakita po natin na right, sandali lang. Nakita po natin mga kapatid na ito pong chapter 25 ay umiikot sa tatlong katauhan. Okay, tatlong karakter na nabanggit po dito mga kapatid. Ito po ay patungkol kay David, patungkol kay Nabal at patungkol kay Abigail, mga kapatid, ano? So dito po sa chapter 25, mga kapatid. Okay? Pagkatapos na namatay itong si Samuel at inilibing sa kanyang bayan sa Rama, ay na-introduce po tayo kay David at makita po natin na ito pong si David ay pumunta uli sa parang, okay? Wilderness, okay? Ito pong paran, mga kapatid, dito po ay ito po yung pinuntahan ng mga Israel. Numbers chapter 10 to 13, okay? At dito po ay bumalik itong si David dito, mga kapatid. At nung siya po ay nasa paran, mga kapatid, ay na-introduce nga tayo sa dalawang tauhan. Okay? Mayroong isang mayaman dito na nambubuhay po dito, mga kapatid. Mayroon siyang 3,000 karnero. Mayroon siyang 1,000 kambing. At siya po ay nanggugupit ng kanyang mga karnero, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ito, pag paggugupit, panahon na po ng paggugupit ng karnero, it is a time of abundance, mga kapatid. It is a time of celebration and gladness.
At ito pong taong ito ay galing din sa lahi ni Kalib, mga kapatid. Okay, so makikita natin na galing din sa isang prominenteng pamilya itong si Nabal. Pero ang kanyang pangalan ay Nabal. At sa Hebrew, ang pangalang Nabal ay isang pangit na ang kahulugan, mga kapatid. Ang pangalan po nito ay isang hindi magandang ugali, masama ang ugali, mga kapatid. Okay? At talaga po yung nababagay yung kanyang pangalan sa kanyang pag-uugali, mga kapatid, dahil yung kanyang pag-uugali ay talaga pong napakasama. Okay? Pangalawa na na-introduce po natin dito ay yung kanyang asawa. At ito po ay si Abigail. At kung gaano kasama, okay? At kawalang karunungan itong si Nabal, baliktad naman po itong kanyang asawa na si Abigail. By the way, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pangalang Abigail ay my father is delighted. Okay? At ito po ay matalino at siya po ay maganda, mga kapatid. Okay? So, nung napakinggan or nalaman ni David itong si Nabal ay naggugupit ng kanyang mga karnero, nagpadala siya ng 10 katauhan niya. Okay? At ano po yung dahilan kung bakit siya pinapunta, bakit niya isinugo yung kanyang 10 tauhan? Unang-una para mag-pronounce ng blessing. Okay? Mag-pronounce ng kapayapaan, mag-pronounce ng biyaya para kay Nabal. Okay? At ano pa, mga kapatid? At sila po ay humihingi ng konting pabor dahil po sa kanilang ginawa, mga kapatid. Bakit kaya itong si David ay humihingi ng pabor? Gaya ng sinabi ko, mga kapatid, pag sa panahon ng paggugupit sa mga karnero, it is a time of celebration. It is a time, mga kapatid, ng abundance, ng gladness, ng katuwaan, ng kasiyahan, mga kapatid. So, since it is a feast day, mga kapatid, natural lang na itong si David at ang kanyang tauhan ay hihingi po ng konting suporta from Nabal dahil nakasama po nila ang kanyang mga pastol at ang kanyang mga ari-arian ay kanilang pinotektahan habang sila po ay nandun sa Carmel, mga kapatid. At binigay po nila itong mensahe, mga kapatid. At ano po yung response itong si Nabal? Sabi niya, sino itong si David? Sino itong anak ni Jesse? Okay. Talaga bang hindi ba alam ni David ni Nabal si David, mga kapatid? Dahil sa dami po ng pagtatagumpay na nakamit ni David sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng Israel, ang itong si David po ay bukang bibig ng mga Israelites. Kaya itong sinabi po ni Nabal na sino itong si David at sino itong ito po ay isang insulto actually, mga kapatid. Hindi po talaga ito yung tanong na nagtatanong ng hindi niya alam. Kilalang kilala niya itong si David. Alam niya, kapatid, na Michael, ano? Kaya lang, kasi sikat na si David eh. Kasi marami siyang mga pagtatagumpay. Remember, pag sila ay pagkatapos na makipagdigma, umaawit yung mga Israelites. Si Saul, napatay niya ang libo-libo. Pero si David, laksa-laksa, sabi po ng mga umaawit. So, napakasikat po ni David sa buong Israel, mga kapatid. Kaya ito pong sinabi ni Nabal na, sino itong si David? Sino itong anak ni Jesse? Ito po ay sinasabi para insultuhin si David, mga kapatid. Okay?
Kahit na sikat ka sa Israel, sabi ni Nabal, ibig niyang sabihin, you are a nobody to me. Wala kang personalidad sa akin. You are a nobody. Okay? In fact, yan yung pagtawag nila, kapatid, ano? Pag hindi ka nila nirerespeto, sino ba itong anak ni Jesse? Sino itong taong ito? Okay? At sabi pa niya, kapatid, dinagdagan pa niya yung pag-iinsulto niya. Sabi niya ay ang dami ngayong mga alipin na tumatakas sa kanilang mga amo. At sabi niya, ininsulto na naman niya. Okay? Bakit ako magbibigay ng tinapay? Bakit ako magbibigay ng tubig? Or bakit ako magbibigay ng karne sa mga taong ito na wala namang binatbat? Sabi niya. These are nobodies. Okay? Kaya kung makikita natin, pinapunta ni David yung kanyang 10 kabataan, yung kanyang 10 kasama para mag-pronounce ng blessing, pagpapala kay Nabal at humingi sila ng konting pabor. At itong pabor naman na ito ay deserve naman po nila dahil sila po yung naging security personnel at security guard, okay, ng mga pastol ni Nabal. Pero instead na sila po ay mabigyan ng pabor, mga kapatid, sila po ay nilait, pati po si David ni Nabal. Okay? Kaya yung kanyang pinadala ng mga tauhan, bumalik kay David. Okay. At sinabi nila kung ano yung response ni David. At nung napakinggan ito ni David, ano ang sabi niya sa kanyang mga tauhan? Magsubit kayo ng mga tabak. At tayo ngayon ay pupunta sa kanya. At pinapakako ko sa inyo, sabi niya, bukas na bukas ay walang matitirang humihingang lalaki. Okay? Bata man o matanda sa sambahayan ni Nabal. Okay? So, alam niyo mga kapatid, ay yung offer ni David ng kapayapaan, mga kapatid, ay naging isang malaking problema. Bakit? Dahil po yung offer ay sinalubong ng insulto, ng panlalait, insult after insult, mga kapatid. Okay? Kaya itong si David at ang kanyang 400 na kasama, yung 200 ay naiwan para gwardyahan at protektahan, ingatan yung kanilang mga daladala, ay nagdala ng kanilang mga armas at ready at talaga pong nakahanda na po sila na patayin lahat ang mga katauhan ni Nabal, pati si Nabal. Okay? Nung nabalitaan ito, mga kapatid, ng isa sa mga tauhan ni Nabal, ito pong tauhan na ito ay tumakbo kay Abigail na kanyang asawa. At sinabi niya, gawan mo ng paraan itong kahangalan ng iyong asawa. Okay? Dahil tama lang naman yung paghingi ni David. Dahil nung kami ay nasa ilang, ay iningatan kami ng kanyang mga tauhan. Naging pader namin sila. Eh dapat lang na magbigay sana ang iyong asawa. Pero dahil itong iyong asawa ay talagang walang modo, sabi niya, at masama ang ugali. Okay? Anong ginawa niya? Ininsulto pa niya si David at yung mga sugo niya, sabi niya. Kaya, gawa ka ng paraan, isipin mo kung ano ang mangyayari para ma-stop, mapigilan itong trahedya na mangyayari sa iyong pamilya. Okay? At nakinig naman itong si Abigail, mga kapatid. At dali-dalian, siya po ay gumawa ng paraan. Okay? So, sabi niya,
hindi na niya nagpaalam, hindi na siya nagpaalam kay asawa niya. Okay, dala kayo ng maraming tinapay. Okay, ilagay natin sila sa asno. Ano pa? Magdala kayo ng masarap na alak, sabi niya. Okay? At pinauna niya yung kanyang mga tauhan, mga kapatid. Okay? At ako ay kakausapin ko itong si David. Okay? So, dito mga kapatid, ay there was a moment na sila po ay nagkasalubong, mga kapatid. At ito pong si Abigail, okay? Siya po ay nagpatira pa sa paanan ni David at sinabi niya yung kanyang pakay, mga kapatid, at gumawa siya or nagsalita po siya in behalf of her husband who is a foolish husband. Okay? At sinabi niya na humihingi siya ng paumanhin sa inugali ng kanyang asawa. Okay? At sana po ay walang pagdanak ng dugo, sabi niya. Okay? At sinabi pa niya na ikaw ay isang binuhisan ng langis ng Panginoon, sabi niya. Okay? At sana ay hindi madungisan ang iyong kamay ng dugo, sabi niya. Na para sa taong isang walang kakwenta-kwentang tao gaya ng aking asawa, sabi niya. Diba, mga kapatid? At dahil po doon, ay nagbago ang isip ni David at hindi na niya itinuloy yung kanyang inisip na patayin. Okay, itong si Nabal at ang kanyang mga tauhan at ang kanyang sambahayan, mga kapatid. Okay? So, ano po yung mga lessons na makukuha natin dito, kapatid? Okay. Ano kaya yung mga lessons na pwede po nating makuha dito, mga kapatid? Ano? Para sa akin, just to start the ball rolling, mga kapatid, ay pag makasarili po tayo at ang tinitingnan lang natin ay yung pansarili natin, tayo po ay gumagawa ng kasalanan, mga kapatid. Okay? At ito po ay gumagawa po sa atin ng hindi mabuti para sa ating sarili. Okay? Bakit ko po nasabi ito? Ito po yung ugali ni Nabal, mga kapatid. Hindi niya iniisip ang ibang tao. Ang kanyang kasamaa, ang kanyang kasamahan, ang kanyang pamilya, o ang kanyang mga taong tumulong sa kanya. Ang nakikita lang niya yung kanyang sarili, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, bakit ko ibibigay ang aking tinapay o yung aking tinapay, yung aking tubig, yung aking karne. Okay? Sabi niya, puro akin lang. Hindi niya tinatanggap, hindi niya matanggap, mga kapatid, na lahat ng kanyang mga pagmamay-ari ay nanggaling sa Diyos. Akala niya ito ay kanyang pagmamay-ari. Okay? So, yan, makasariling tao yan. Itong si Nabal, mga kapatid. Okay? Ito yung ugali rin nung isang talinhaga sa Lucas Kapitulo 12, yung mayaman doon, kapatid. Yung kanyang bukirin ay nagbigay ng maraming bunga. Okay? At nakita niya maraming bunga yung aking bukirin. Ano kaya ang aking gagawin? Okay, itutumba ko at itutumba ko yung aking mga kamarin, yung kanyang mga warehouse. Papalitan ko ng malaki, maluwang. Lahat ng aking kayamanan, lahat ng aking pagmamay-ari, lahat ng aking aanihin ay lalagay ko doon. Pagkatapos ay sasabihin ko na magpahinga ka na kaluluwa. Okay, magsaya ka, uminom ka, mag-relax. Sabi ng Panginoon, hangal, sa gabing ito
ay mawawala ang iyong buhay. Sino ngayon ang magmamay-ari ng iyong iiwanan? Ito po ay ugali po ni Nabal, mga kapatid. Si David naman po, makikita rin natin dito na may kasalanan din dito, mga kapatid. Okay? Bakit? Dahil nung ininsulto siya, hindi naman niya tinignan magiging consequence. At gusto rin niya na itayo yung kanyang pride, mga kapatid. Kaya hindi na siya nag-isip ng mabuti. Ang inisip niya ay nasaktan ang kanyang pride, nasaktan ang kanyang mga ginawa, okay? Nainsulto siya, kaya ano yung kanyang gagawin? Papatayin niya lahat. Okay, papatayin niya sila lahat. Okay, natauhan ni David, ni Nabal, pati itong si Nabal, mga kapatid. Nakita rin natin dito, mga kapatid, na itong si David ay ang iniisip din niya ay yung kanyang sarili, mga kapatid. Hindi niya iniisip yung mga inosenteng tao na pwedeng matamaan ng kanyang desisyon. Samantalang isa lang ang nagkasala sa kanya, itong si Nabal, mga kapatid. Okay? Kaya kung minsan, no? Kung iniisip lang natin yung ating sarili, kapatid na Michael, no? Kung minsan kahit na nakatanggap tayo ng pagkakamali ng iba sa buhay po natin, at kung tayo ay makasarili at hindi tayo nagpapakumbaba, ano yung magiging reaksyon natin doon sa taong gumawa ng masama sa atin? Diba, gusto nating gumanti. Gusto nating bumawi kaagad. Okay? At doon sa paghiganti at pagbawi po natin, minsan ay nasusubrahan po natin. Why? Because we are only thinking about ourselves. We are only thinking about our pride na nasaktan. We are only thinking about our personality na nasaktan, mga kapatid. Okay? At ito po ay isang pagkakamali na iniisip po natin, mga kapatid. Okay? Kaya ito po yung unang lesson na makukuha po natin dito sa chapter na ito kay Nabal at kay David. Pangalawa, mga kapatid, i-contrast po natin yung ugali ni Abigail. Okay? Itong si Abigail ay hindi lang niya inisip yung kanyang para sa kanyang sarili. In fact, mga kapatid, nung nabasa po natin, okay? Kung si Nabal at kung si David, ang kanilang iniisip ay yung kanilang sarili, itong si Abigail, mga kapatid, ang inisip niya ay para sa kabutihan ng kanyang asawa at ang kanyang sambahayan. At nakita natin na yung kanyang asawa ay hindi po karapat dapat na ipaglaban. Hindi po dapat na protektahan dahil napakasama po. Pero kahit ganoon, mga kapatid, itong si Abigail ay inisip pa rin niya ay para sa kabutihan ng kanyang asawa na walang kwenta, mga kapatid. And doesn't deserve to be protected. Okay? Because Nabal is a fool. Okay? Pero mga kapatid, okay? Itong si Abigail, she acted for the good of everybody. Okay? Siya po ay gumawa ng paraan para sa ikabubuti ni Nabal. At nung kinausap niya si David, siya rin po ay nag-isip kung paano itong si David ay makaiwas sa isang pagkakamali. Ito po yung dapat natularan po natin, mga kapatid, na kaugalian ni Abigail, mga kapatid. Okay? Dapat ito yung maging ugali po natin bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa kanyang ginawa,
okay, na prevent yung pagdanak ng dugo. Okay? At na ipaliwanag kay David, okay, nang mabuti, at dahil doon, okay, yung makasariling desisyon din ni David ay napatayin at gantihan itong si Nabal, mga kapatid, ay naparam. Nawala rin din po yon, mga kapatid. Okay? So, dito makita natin, mga kapatid, na ginawa ni Abigail yung matuwid, yung mabuti. Okay? Kahit na yung taong mabibinipisyuhan, okay, ng kabutihan ito ay hindi po deserve ito. Okay? So, nakita natin, mga kapatid, yung magandang ugali dito ni Abigail. Sana kahit tayo po ay nainsulto, kahit tayo po ay nasaktan, gantihan natin ng kabutihan. Okay? Ang problema lang, kahit na matagal na po tayong Kristiyano, mga kapatid, makalaman pa rin yung ating perspective sa buhay. Ginantihan niya ako or ginawa niya ako ng masama, gaganti ako. Or maghahanap din ako ng kasamaan na kanyang ginawa at ipapamukha ko rin yung kanyang kasamaan. Pero itong si Abigail, mga kapatid, hindi po ganon, mga kapatid. She interceded for her husband, who is a no good husband. But nevertheless, mga kapatid, ginawa pa rin niya yung mabuti, although itong kanyang husband deserve yung maparusahan, deserve yung dapat na gawin ni David, pero dahil po sa kabutihang ugali ni Abigail, ay naiwasan po ito. Okay? Kaya, sa atin, pag i-apply po natin ito sa ating buhay, mga kapatid, mayroon pong sinabi po si Apostle Paul. Dito po sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, basahin ko po ito sa Tagalog. Sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, sabi po ni Apostle Paul, Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Sabi niya, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, sabi niya, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Napakaganda po, mga kapatid. Sabi niya, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Let each one of you look not only in his own interest, but also on the interest of others. Okay. Sa ibang mga sinulatan niya sa mga Korinto, sa mga kapatiran natin sa Korinto, mga kapatid. Okay? Dahil dito po may isang problema sa Corinthians na yung magkakapatid po dito ay nagdidimandahan. Okay, nagdidimandahan. Okay? Nagdidimandahan sila. Okay. Kaya ang nangyari, mga kapatid, nagdidimandahan sila. Sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, bakit kayo kailangan magdimandahan? Okay? Why can you not suffer wrong for your brothers? Sabi po niya. Mas mabuti pang maloko ka. Mas mabuti pang madaya ka ng iyong kapatid kaysa yung magdimandahan kayo. Okay? If you are sued or if you are wrong, if you are defrauded ng iyong kapatid,
suffer the wrong. Hanggang sa wag ka nang mag-file ng kaso, sabi niya. Okay? So, gusto ko na pag-isipan po natin itong mabuti, mga kapatid. Okay? Dahil pag ginawan tayo ng masama at babawi po tayo, gaganti po tayo, ano ang susunod doon? Yung gumawa ng masama sa atin, maggagawa na naman ng masama laban sa'yo. Ikaw din, mag-iisip ka rin kung paano ka gaganti. Kaya anong mangyayari? The cycle of evil, mga kapatid. Okay? Nag-i-spiral. Ha? Kaya yung masamang nangyari, papalitan mo rin or gagantihan mo rin ng masama, ano ang mangyayari? Nag-i-spiral. Okay? Nagbubunga-bunga hanggang sa mahirap nang ayusin. Kaya to stop the spiral of evil, mga kapatid, pag ikaw ay ginawan ng masama, ano ang dapat mong gawin? Instead na ikaw ay babawi, tayo po ay babawi, instead na tayo po ay gaganti, ano ang gagawin po natin? Dapat ay gumawa tayo ng mabuti. Para hindi na po mag-i-spiral at lalaki pa yung issue, mga kapatid. We should try to stop it. Kaya kahit na ikaw ay naloko ng kapatid, kahit ikaw ay dinaya ng kapatid, kahit na anong ginawa pa sa'yo, instead na mag-file ka ng kaso, ano ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, dito sa 1 Corinto kapitulo 6, versikulo 7. Basahin po natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 6, verse 7, sabi niya, sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng pagkatalo para sa inyo. Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawan ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Oh, napakaganda mga kapatid, yung tanong. Okay? Yung tanong. Ah, sabi niya, bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawan ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Instead of filing a case, okay, sabi niya, magpadaya na lang kayo. Para may stop na. Para may stop na. Okay? Ang kasamaan. Kasi kung babawi at gaganti ka, mas lalong lalaki ang issue, mas lalong lalaki ang away, mas lalong lalaki yung masama, hanggang sa masira na yung ating pong relasyon bilang mga magkakapatid. Okay? So, when ano po ang gagawin po natin? When somebody wrong us or somebody has done something wrong toward us, we should do the right thing. Just like Abigail, mga kapatid. Okay? Ganyan din ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Okay? Nung siya po ay inalipusta, ano pa ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? May ginawa ba siyang masama? Wala. Nagturo nga siya ng katotohanan. Nagpakain pa siya, mga kapatid. Ginamot pa ang mga sakit ng mga tao. Wala po siyang ginawang masama, pero kahit ganon, mga kapatid, ay ginawan pa siya ng masama. Ano ang ginawa niya? Did he call the 10,000 angels para bumawi sa mga nagkasala sa kanya? No, mga kapatid, sabi nga niya eh, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas chapter 23, verse 24, mga kapatid. Okay? He died for us, even though we do not deserve His death. Siya po ay namatay para sa atin. What if He did not die for us? What if dahil nagkasala tayo sa Kanya, ay gawan din niya tayo ng ayon sa ating deserve? Shall we have
salvation, mga kapatid? Wala po. He died for us. He died for you, mga kapatid. Kaya, just like our Lord Jesus Christ, mga kapatid, we have the ability to do good to the people who do not deserve it. Why? Because Jesus did it to us. We do not deserve the good that He had done for us. But He did it. Okay? He just did it. Kagaya rin natin, okay, mga kapatid, we can do it. With God's help, kaya po natin gawin po ito. Okay? So, sana mga kapatid, okay, let us do what is right because it is the right thing to do. Okay? Do not stop doing good just because someone does not do good toward us. Okay? Gawin lang po natin ang mabuti kahit na tayo po ay ginagawa ng masama. Huwag po tayong gaganti ng masama din. Okay? Yan po yung lesson po natin dito sa chapter 25. Kapatid, daming mga tanong. Basahin ko lang. Dito, Sister M. Cruz Busgano, blessed evening, brethren. Blessed evening din po, okay? Sister Terry Schuberg, okay? All worldwide tayo ngayon. Nasa Sweden si Sister Terry, nanonood. Sister M. Cruz naman, nasa Canada. Thank you po. Sabi po ni Sister Manny Mindiola, amen. Brother Jonas, thank you for your wonderful, clear reading. Good evening po, Brother Michael at Brother Jonas at sa lovely family mo. Good evening, Sister Alma, Sister Hannah Faye. Happy watching everyone. May God bless us all. Thank you, thank you. Si kapatid na Rinaldo Humarito, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Okay? Amen, Brother Jonas. Well said explanation. Reflection, Matthew chapter 10, verse 12 to 13. And when ye come into a house, salute it. And if the house be worthy, let your peace come upon it. But if he not be worthy, let your peace return to you. Amen. Thank you po. Thank you. Si Nanay Diling, ay Nanay Lourdes, thanks Sis Philly for watching. Continue to watch please. Thanks God. Thank you po. Thank you Sister Feli. Maraming salamat po. Brad, what moral lessons could be gained from the story of Nabal, Abigail, and David? Oh, ito lang po yung lesson po natin. Nabal and David, they only thought of themselves and they were bad. Okay. Itong si Abigail, hindi siya makasarili, okay, kundi kung ano po yung mabuti, yun ang kanyang ginawa. Okay, alright. Okay, napakaganda, naunahan na natin yung sagot sa tanong ni Nanay Diling. Anong masasabi niyo, Brother Michael? Apo, okay. Nabagit na yung kasagutan dyan sa tanong ni Sister Diling. May dagdag ko lang, Brad. Yes, Brad. Yung tukol dyan kay... may karagdagan lang tayo. Napakaganda pala ng istorya nitong ni Nabal, Abigail. Iahan tulad natin ito sa mag-asawa sa ngayon, no? Sa pamilya. Yes. Minsan kasi kung ang ano katulad nga ng nangyaring ganyan, nagkaroon ng tension, no? Hindi maganda yung ugali ni Nabal. Talagang mayroong panlalait, paglilibak doon sa kapwa kay yes. David. Yung isinugo ni David ng mga kabataan niyurak-yurakan pa. Baka sa ano dahil nga sa ano siya, no? Nobody sa paningin ni Nabal. Alam po ninyo talaga sa totoo may mga kapatid, pamilya, may mga tao talaga na ganyan. Minsan tumitingin sila kung sino yung kausap nila, sino yung kaharap nila. Pag alam nilang medyo hindi maganda sa kanilang paningin, ano ka sa kanila? Baga sa ano, huwag ka nang lumayo ka na lang, malis ka na lang. Okay? Nobody ka kasi, parang ganyan, no? Maaari kasing merong kaisipan niya na magagaling sila. Ay, mas ano ako, baka sa ano, mas sikat ako. No, mas marunong ako. Mas well-known ako. Mas matalino. Mas well-known ako sa brotherhood kaysa sa iyo. Oh, yeah. Ganyan, no? Mga ganyang kaisipan.
mas ano ako sa kanya, mas marunong, mas nauna ako sa kanya, may mga ganyan ano, no? Ito kagandahan na ito mga kapatid. Ang ganda ng lesson na itong chapter 25. Marami itong mga lesson na nakukuha natin at isa na nga dyan yung natalakay na ni Brother Jonas at tayo ay talagang natuto. At karagdagan na lang dito ay sa atin, nakita natin ngayon na kapag ka ganito ang sitwasyon, dapat yung mag-asawa may pambalanse. Kasi nadyadyan yung atake. Nadyadyan yung lulusubin ni David eh. Nagpadala na siya ng mga tao. Tara, puntahan natin. No? Also, kumaya doon sa chapter ano, may makikita tayong kakaiba rin naman na ugali ni Haring ni David. Pero natutunan yung may tensyon na eh. Papatayin itong asawa niya. Lahat madadamay eh. Kasi kung ganyan ang isang pamilya, walang nag-iisip ng matino. Walang nag-iisip na maganda ang ano, mangyayari kagaya ni Abigail. Kung pareho silang ano, kumbaga sa ano, sumabay sila ng ugali. Oh, di sige. Tapos talaga yung lahi nila. Mauubos sila. Kasi talaga ito si David eh, walang ititira ni isa eh. Talagang papatayin lahat. Pero dahil nga ang kagandahan nito, merong isa, yung asawa, nakita niya yung senaryo, nandutuon yung meron siyang pagpapakumbaba. Meron nandutuon yung pangunawa niya. Kasi nga nakita niya yung asawa niya, talagang hindi mabuti yung, ano eh, hindi maganda yung pag-uugali eh. Baka sana away eh. Away ang ibubunga eh. Gulo. Kapag ka ang mag-asawa o isa sa o pamilya, puro ganun ang kaisipan, hinayaan lang nila na magkaganyan, eh talagang gulo talaga yan. Mabuti na lang na dyan si Abigail. Merong nag-pacify. At merong gumawa ng paraan. Ayan, gumawa siya ng paraan eh. Halika, magdala tayo ng makakain. Magdala tayo ng, kumbaga, ano, peace offering. Kasi nga, nakikita niya yung maaaring maging consequence talaga. Sometimes, ganyan mga kapatid, kinakailangan merong ganyan sa pamilya. Maging sa iglesia. Ito nga, nabanggit kanina ni Brother Jonas, yung sa Corinto. Diba? Ay, nagkasuhan na sila. Nagsampahan na ng kaso. Walang, kaya nga sabi rin ni Apostle Pablo, diba? Balikan lang natin. Wala bang isa sa inyo na nag-iisip? Na marunong na pwede na ano ayusin yan o eh, kasi nga ano doon na yung kailangan kaisipan o laban tayo sige magsampan tayo ng kaso o magkulo talaga yan away talaga yan so sana hindi mangyari yan sa ating kapanahunan sa mga iglesia sa mga kapatid natin. Na kapag ka mayroong ganyan na nakikita natin magiging ang cause ay gulo, away, hindi maganda ang dulot, mayroong mga tatayo na mga kapatid din na mag, teka muna, hindi natin dapat ganyanin. Kasi kapag inayunan natin ang inayunan yan, talagang walang mangyayari sa, di ba pamilya, ganyan nangyayari. Pagka sa pamilya na lang, na literal, sa biological na pamilya. Pag walang isa dyan na miyembro, na nag-isip ng, sabi natin, quote-unquote, katinuan, nakaayusan, kapayapaan, eh, wala, di ba? Lalo na, ito, sabi natin, yung quote-unquote, eh, yung sul-sul, di ba? Yung pa yung karamiwa kasi, eh. Kaya lalong lumalala yung gulo ng isang pamilya dahil sa mga sul-sul, no? Dagdag, gagatungan, walang mangyari talaga. Kapag kaganyan. Kaya, alam ko rin yan, sakay sa amin, doon sa kinalakyan nating lugar sa Tundog, ganun eh. Eh, siyempre, mga kapitbahay namin dyan, tabi-tabi ang pinto eh. Kaya kapag kami narinig kang away, nandiyan dyan na yung mga ilang mga kamag-anak, susul-sul na. Eh, siguran na, rayot na ngayon. O yan, pagka narayot na yung pamipamilya, eh, gulo na talaga. Labasan na ng mga tirador, labasan na ng mga pana nila, mga kutsilyo, wala na. E di, walang nag, teka muna, wag, no?
Kaya maganda itong istorya ni Nabal at saka ni Abigail. Nandiyan yung naiayos. Maging si David, napacify siya. Natigilan siya ngayon. Diba? Oo yes. Nga. Eh kasi nga, alam na nila ito eh. Si David yung kanyang kalagayan. Isang laksa-laksa ang natutumba eh. Yes. Diba? Oo. Yan. Thank you kapatid. Thank you. Maraming salamat sa napakagandang additional. Ituloy lang natin kapatid. Today's passage, sabi ni Sister Jasmine, we encounter three people who represents three different actions and whose actions leads to the three different outcomes. We meet Nabal, the fool, David, the rash, and Abigail, the wise. Okay, let us be Abigail. Thank you, okay, po, okay. Sister Jasmine. Thank you. Amen, brother, my reflection to Nabal's attitude, 2 Peter 2, 9 to 10. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust unto the judge, to the day of judgment to be punished, but chiefly them that walk after the flesh, in the lust of uncleanness and despise government. Presumptuous are the self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. Okay, thank you. At sabi po ni Sister Jasmine, Nabal is presented as a foolish person in the story. In fact, his very name means fool. Opo. Thank you po, Sister Jasmine. Okay, sabi po ni Sister Belia, nagtaka ako kagabi, Brad Attorney, bakit Psalms 120 ang nilecture nila Brad Armakeb? Yung pala, balik tayo sa Samuel 25-27. Bakit po ganun? Pabalik-balik po tayo mga kapatid kasi ang pagbabasa po natin ng Bible po ngayon ay hindi po yung book by book, chapter by chapter. Ang ginagawa po natin is kung chronological order. Ibig sabihin kung anong panahon nangyayari yung nababasa po natin. Kaya bukas, balik po tayo sa Psalms. Dahil yung pangyayari doon sa Psalms, ang dinidescribe niya ay itong nangyari dito sa 1 Samuel chapter 25, 26-27. Yung mga Psalms na binabasa po natin, ay mga psalms na isinulat ni David. At pag babasahin po natin ito, tumutukoy dito po sa 1 Samuel chapter 25, chapter 26, chapter 27. Kaya bukas ay pabalik tayo sa psalms. Kasi itong parte ng psalms na ito, ito yung tumutukoy sa sitwasyon. Sa 1 Samuel chapter 25, 26 at saka 27. Kaya ang ginagawa natin ay kuminsan Psalms, kuminsan dito sa 1 Samuel. Dahil yung dinidescribe ng Psalms, ito po yung nangyari dito sa Samuel. Okay, sana po ay maintindihan po natin. Sister Daisy DiMayo, good evening mga kapatid. Kumari din namin ito. Thank you po. Okay, Sister Imelda, sa katauhan ni David at sa katauhan ni Nabal, pareha sila na mataas at pinagpipitagang tao, meaning kay Nabal ay well-known sa kayamanan, lalo na sa karamihan ng tupa. Si David ay tanyag na mandirigma, malayo sa magandang panuntunan ni David ang mapagmataas, makasarili, mapanghamak sa kapwa. Dito'y walang kabuluhan sa Diyos at ito'y kamatayan ng ibibigay niya sa side ni David. Nawalan siya ng malawak na pangunawa. As Christians, anumang panlalait sa iyo ng tao, huwag pairalin ang dati mong pag-uugali. Amen. Amen. Thank you po, Sister Imelda. Maraming salamat. Okay, at sabi po ni Sister Jasmine, David is presented as rash. David is admirable in so many ways, but he is certainly not perfect and he makes his fair share of mistakes. His response to Nabal here is one of them. Amen. At saka yung pag-asawa niya ng dalawa. Okay, may asawa na siyang si Mikal. Noong namatay si Nabal, inasawa niya si Abigail, inasawa pa niya si Ahinoam. Okay.
Hindi po maganda yun, natularan kahit sino. Kahit isa po siyang ari. Is there, sabi ni Nanay Diling, is there any underlying significance why Abigail made haste to see David with a bulk of peace offering? Was Abigail a defiant wife? Is this attitude honoring God? Thank you so much. Okay. Is there any underlying significance? Opo, para ma-avert po yung pagdanak ng dugo. Di ba, kapatid? Pinauna niya yung peace offering, kaya peacemaker. Okay. Yes. Ito pong si Abigail, mga kapatid. was she a defiant wife? No. Okay. She just did what is right and proper, okay, during that time. Kasi pag hindi niya ginawa ito, that night, okay, that night na nadealing, ano, knowing na talagang itong si David ay talaga pong magaling sa digmaan, okay, at magagaling yung kanyang kasama, ubos ang pamilya ni Abigail at Nabal pag hindi po ginawa ni Abigail po ito. So she was not a defiant wife. She was a wife who has an initiative, who has the intelligence, who has the diplomatic way of pacifying things. And she used probably her charm also and her intelligence. Okay? Is this attitude honoring God? Yes. Okay? Nakaka-honor po ito sa Panginoon. Okay. So, maraming salamat po sa napakagandang tanong, Nanay Diling. Sabi po ni Kapatid Araceli, amen brother, reflection for God's unrighteous decision in Revelation 12:19, beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Amen, amen, amen. Okay, sabi ni po ni Brother Danny De Vera, mga kapatid, may tanong ako. Dapat po ba tayong makisalamuha sa kapatid na nagdemanda ng kapatid at naging sanhi ng pagkakahiwalay? Opo, dapat ay ayusin po natin. Magkakapatid po tayo eh. Makisalamuha sa kapatid. Kahit ito po ay naging sanhi ng pagkakahiwalay, yes po. Okay? Kailangan po natin na pag-usapan, ayusin, at sana po ay magkaroon ng reconciliation. Pagkakasundo po ng bawat isa. Okay? Ano po yung gusto po natin na mangyari, okay, mga kapatid? Lahat po tayo ay nagkakasala. Sino po yung hindi nagkakasala sa atin? Pakitaas ang kamay. Kung tayo po ay lahat ay nagkakasala, kailangan po natin ang pagpapatawad. Di po ba, mga kapatid? Dahil tayo ay nagkakasala, kailangan po natin ng pagpapatawad. Kaya dapat ay gawin po natin ang ating makakaya para makapagpatawad tayo sa bawat isa. Dahil sinasabi po ng banal na kasulatan, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Okay. Dapat po ba na i-overlook na po natin yung kanyang kasalanan? Hindi ko po sinasabi yon. God does not overlook the sin and we should not overlook also. Ayon po sa sinabi ng ating Panginoon sa Lucas chapter 17 verse 3, pag ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, anong sinabi niya? Huwag mo nang pansinin? Hindi. Sawayin mo siya, sabi niya. At kung magsisi siya, patawarin mo siya. Okay? Kaya, ang una na nating gagawin, okay, mga kapatid, nasa sa atin sana yung pagpapatawad, pagpapakumbaba. Dahil lahat tayo nagkakasala.
Okay, lahat tayo nagkakasala. Kaya kailangan din natin na magpatawad. Okay. Pangalawa, i-point out natin yung kanyang kasalanan. Sawayin natin yun. Oh, una, ganito yung kasalanan mo. Tapos ganito, sawayin natin mga kapatid. Sana magsisi siya. Kung hindi siya magsisi, yun ang problema. Okay? Kaya mga kapatid, alam ko na napakahirap na problema po ito, no? Pero sana mga kapatid, ano, ay isipin natin yung mabuti para sa lahat. Okay? Isipin po natin ang mabuti para sa lahat. Kung yung nagdemanda, bigyan natin ng tsansa na magpakumbaba, magsisi, para magbalik yung ating pagkakasundo. Hindi ko sinasabi na pabayaan na natin yung kanyang kasalanan. Hindi, mga kapatid. Sawayin natin ang kanyang kasalanan. Kung ayaw niyang tanggapin, paliwanagang mabuti. Okay? Paliwanagang mabuti. Huwag po tayong magsawa na ipaliwanag sa kanya na mali yung kanyang ginawa. Alright? Kasi nakasalalay din, kapatid, yung ating kaligtasan sa dunong natin, sa karunungan po natin sa pagpapatawad. Sabi po ng banal na kasulatan, sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, Matthew chapter 6 verse 14 to 15, magpatawad kayo o patawarin ninyo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kung hindi kayo magpapatawad, sabi ng Panginoon, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. The parable of the unforgiving servant is a warning to us. Okay, na dapat magpatawad po tayo. I am not saying na huwag na nating pansinin yung kanyang kasalanan. As I've said, even our Lord Jesus Christ, pag ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo, sabi niya, sawayin mo. Pag nagsisi, patawarin mo. Okay? Kaya, i-point out lang natin. Okay? I-point out. Ang naging problema po kasi dito, kung bakit sila nagdemandahan, mga kapatid. Dahil gumawa ng masama, ginantihan natin ng masama, ginantihan natin ng masama, ginantihan, gaganti rin siya ng masama, o hanggang sa nag-spiral na, mga kapatid, nag-spiral na. Yung yung nagsimulang kasalanan, naiisa, nagkaroon yun ng bunga, nagkaroon yun ng anak, nagkaroon ng marami, nagsanga-sanga na hanggang sa nauwi sa demandahan. Kung alam lang po natin ang magpakumbaba, alam lang po natin na ginawan tayo ng masama, tugunin natin ng mabuti, there was a chance na avert yung pagdidemandahan at nagkaroon po sana ng kapayapaan at pagkakaisa. Okay, pero I know that this is napakahirap po ito na issue. Kaya siguro pagkatapos ng matapos natin itong DBR, kapatid, ano? Because I think by last week of November, matatapos na po tayo. Mayroon pa tayong isang buwan, December 2024, loobin ng Panginoon. I-discuss natin itong mga issue ito para matuldukan na. Okay. Maraming salamat, Brother Danny. Okay, Sister Imelda Lirio, Ambito pala, Sister Imelda Ambito. Good evening, mga kapatid. Good evening din po. Okay, Sister Delia Biegtan. Good evening, mga kapatid. At lahat ng nakikinig, magtatanong lang po ako, maliligtas ba ang isang tao kung siya ay makasarili? Palagi naman siya nang sasamba every Sunday at palagi ding nagbabasa naman siya ng Bible. O, makasarili. hindi po. Kasi kung makasarili, ang ginudyos niya ay yung kanyang sarili. Kaya, kung makasarili, hindi niya inaamin at hindi niya tinatanggap na yung mga pagpapala ay galing sa Diyos. Siguro, sinasabi niya, galing sa kanya. Kasi makasarili. Okay? Kaya, kahit siya po ay nagsasamba, mga kapatid,
Ano ba ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 7 verse 21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakarating sa langit, sabi niya. Kundi yung mga tumutupad sa utos ng aking Ama na nasa langit. Okay? Kaya hindi porket nagsasamba po tayo, nananalangin po tayo ay mas maliligtas po tayo. Kailangan po natin sundin ang utos ng Panginoon sa atin. Okay? All right. At paano po yung makasarili? Ibig sabihin po nito, no? Okay? Sige. Good PM, mga kapatid. Mostly ito yung nangyayari, hindi naman dimandahan, iwasan lang, ayaw makita o makasalamuhan ng bawat isa. Ito yung sinasabi ko, kapatid. Ano? Ito yung sinasabi ko. Last Wednesday, nagturo po ako ng forgiving each other. Okay? Just ignoring your brother. Okay? Just ignoring your brother na nagkasala sa iyo is not forgiving. Hindi mo siya pinatawad. Yung iwasan mo at hindi ka na makisalamuha, hindi mo pinatawad yon. At ang warning doon, mga kapatid, pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Kaya itong attitude natin na nag-iiwasan po tayo or iniiwasan nating makasalamuhang bawat isa, baguhin po natin ito, mga kapatid. Baguhin po natin ito. Baka ito yung dahilan kung bakit masusurprise po tayo pagdating ng panahon, mga kapatid. No? Pag mayroon tayong kapatid na nagkasala, sawahin natin. Ha? At sabihin natin sa kanya, kung magsisi siya, patawarin natin. Kung ayaw niyang magsisi, ano ang gagawin po natin? O magtawag tayo ng isa, dalawa na o mag-oobserba sa pag-uusap natin at sasabihin nila kung ano ang dapat. Kung hindi pa rin siya maniwala sa dalawa o tatlo, na, pati ikaw, ay sabihin natin sa iglesia. Pag hindi pa rin siya maniwala sa iglesia, hindi pa rin siya magsisi, ituring nyo na siyang publikano, sabi niya. Iwalagin. Okay? Pero itong hindi natin sasawayin, hindi natin i-confront, tapos iniiwasan na natin, mali po ito, mga kapatid, mali po. Kailangan sawayin po natin, i-confront po natin, i-point out po natin. Hindi lang po ito minsan, dalawa, tatlong beses, kung minsan, ilang buwan na pagpapaliwanag, okay, na mali yung kanyang ginawa at bigyan natin siya ng tsansa na magsisi. Kung ayaw, tawag tayo ng isa o dalawa. Pag ayaw pa rin, dalhin natin sa iglesia. Pag ayaw pa rin, sana pag sa iglesia na magkukuha na siya, magsisi na siya. Pag ayaw pa rin, ituring na lang natin siyang hindi kapatiran. Okay? Okay. Rather than magkakapatid po tayo, hindi tayo nag-iiwasan tayo, Brother Michael, pagdating natin doon sa langit, bakit ka nandito? Sabi mo, bakit itong taong ito nandito? Sabi rin niya sa'yo, bakit nandito ito? Tatlo ang mangyayari pag nag-iiwasan po tayo. It's either ikaw ay nasa langit, yung kapatid mong hindi mo pinapansin nasa impyerno. Or it's either siya yung nasa langit, ikaw yung nasa impyerno. Yun yung pangalawa. Pangatlo na senaryo, baka kayong dalawang nasa impyerno. Hindi kayo pwede sa langit na dalawa na hindi nagkasundo dito sa sanlibutan, dito sa mundo, doon kayo magkakasundo. Hindi po pwede yun. It's either ikaw yung nasa langit, siya yung nasa impyerno. It's either siya yung nasa impyerno, ikaw ang nasa it's either siya yung nasa langit, ikaw ang nasa impyerno, or both of you are in hell.
Oh. Kaya po, napaka-importante na kung maari sana mga kapatid ay magpatawaran na tayo sa bawat isa. At iwasan natin itong hindi na makita or hindi na makasalamuha ang bawat isa. Magpakumbaba po tayo. Now, gawin po natin ang lahat nating makakaya. Pero pag ayaw ng isang kapatid, okay, o di kasalanan niya na yon. Pag ginawa mo na ang lahat, in-approach mo, nagpakumbaba ka, kinausap mo, gusto mo siyang kausapin, gusto mong makipag-ayos, pero ayaw niya, okay, at siyang umiiwas sa'yo, problema niya na po yun. Okay, problema niya na po yun. At there is a proper, mayroon siyang kalalagyan pagdating ng panahon. Pero hindi po sana tayo yung mag-i-initiate ng pag-i-ignore sa kanya. Kundi bukas pa rin po tayo sa pag-uusap, bukas pa rin po tayo sa pagkakasundo, bukas pa rin po tayo sa pagpapatawad sa bawat isa. Right? Sabi po ni Sister Janice, we will learn more about the wisdom of Abigail for her quick actions about David's attack. Thank you po. Thank you. Amen, brother. Humility is the key. Recompense no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Romans chapter 12, verse 17, 21, an application reminder lesson from Sister Araceli. Okay? Abigail, katangian, may pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan sa kapwa. Ito rin dapat maging attitude ng mga kapatiran. At higit sa lahat, sa tuwina, ang pagbabasa ng Bible maging daan ito upang lalo pang mapabuti pamumuhay Christian. Thank you po. Thank you. Sabi po ni Sister Jasmine, Abigail is humble and gracious in her approach to David. Proverbs 11:2, with humility comes wisdom. Thank you po, Brother Romel, sa pagtag. Sabi po ni Nanay Diling, Brad, should we have a neighbor or a relative or a family member whose attitude is toxic like that of Nabal? Is it acceptable to being him or her peace officers or barangay officials for disciplinary actions? Opo. Kung halimbawa nanggugulo na po at nakaka-damage ng property at nakaka-damage, nakaka-injure ng tao, yan pong mga barangay officials, mga police officers, local government units, tinilaga ng Panginoon po yan para bantayan po yung community po natin, yung peace and order sa ating community. So, it is acceptable, yes, lalong-lalo na. Pag nakainom, gumagawa ng gulo, acceptable po yun, mga kapatid. Kaya nga, mayroon tayong mga government officials. Okay? Read Romans chapter 13. Tinalaga po ng Panginoong Diyos po sila para panatilihin ang peace and order sa ating community. Okay, we have to be careful not to act on impulse, especially when we're angry. Okay, just like David. Okay, thank you po, Sister Jasmine. Thank you so much, Brother Jonas, for spiritual wisdom shared in wonderful discussions and explanations. Great insights, reminder, lesson learned in 1 Samuel chapter 25. Magalas na yung binat, chapter 25 pa rin tayo, kapatid. Okay, sabi ni Sister Belinda, Blessed Tuesday, mga kapatid. That's shared po. Thank you. Okay, thanks. Okay po, thanks. Sabi po ni Sister Belia. Opo. Sabi po ni Sister Jasmine, our actions and attitudes have a huge effects on your life and the lives of those around us. As Christians, we are called to glorify God with your actions and attitudes by following Jesus and living according to God's word. Amen, amen, amen. Okay, amen. All right. Sabi po ni Sister Feli Empleo, paano po halimbawa civil problem na di na makuha sa usapan at halimbawa di lang kapatid mo rin sa Panginoon,
di mo mapwede ihablas ya. I think ang gawin po natin ay tawag po tayo ng mga mature na mga kapatiran. Okay? Napakaganda po na gamitin po natin yung gamitin po natin kasi yung sa 1 Corinthians chapter 6 mga kapatid, bakit kayo nagdidimandahan, sabi po ni Apostle Paul, wala ba sa inyo ang pwedeng makapag-ayos sa problema ninyo, sabi niya. Eh bakit kailangan kayo pupunta sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon, sabi niya, para ayusin ang inyong problema? Okay, kaya halimbawa sa isang congregation mayroong civil problem. Oh, civil problem din itong nangyari sa 1 Corinthians chapter 6. Okay? So, kung hindi po sila makuha sa usapan, okay, magtawag po tayo ng mga mature Christians sa ibang congregations. Yung mga Christians na nirerespeto ng bawat isa, mga kapatid. No? Mga Christians na talaga pong may alam sa banal na kasulatan at maka-Diyos, mga kapatid. Okay? At himukin natin ang bawat isa na sila yung mag-judge. Okay? Sa dalawang kapatid na mayroong problema. Hindi po yung outside na mga judges, kundi mga kapatiran din po natin. Okay? Marami siguro, kapatid na Michael, ang pwede po nating tawagin. Di ba, kapatid? Opo. Marami tayong mga kapatiran na nagmamature na ngayon sa pananampalataya, lalo na sa ating kapanahon ngayon. Yung mga kapatid natin na mga masigasig, na naglilingkod, yes, na simula pa sa kanilang kabataan, ay kakikitaan, yes, natin ng maturity. Kaya ang mga dapat nating tawagin. Oo, at ang gagawin natin, bago natin kuhan, yung parties sa problema, sa civil problem, pipirma sila ng kasunduan na kung ano yung magiging arbitration, magiging mediation ng isang kapatid patungkol sa kaso nila, they will abide. Diba? They will abide by it. Oh, magpipirmahan sila, mga kapatid, they will abide by it. Para pag nagdesisyon yung isang mature na kapatid or tatlo or lima na mga kapatid at ito yung naging desisyon nila tungkol sa problema ng dalawang magkapatid, yun ang masusunod. By that time, hindi na tayo pupunta sa labas na magdemandahan. Naging within the internal congregation or internal brotherhood, naayos na natin yung problema. Huwag po tayong maghabla, mga kapatid. Kakahiya ang iglesia. Okay? Mayroon akong nalaman na sa isang kongregasyon, pumunta sila sa barangay. Ang unang tanong ng kapitan, ito ba yung church na nandyan sa barangay natin? Ang laki ng chapel nyo, ah, sabi niya. Opo. Itong complainant, membro ka ba doon? Opo, sabi niya. Ikaw na dinidemanda, membro ka ba rin doon? Opo. Anong sabi ng kapitan? Bakit hindi ba itinuturo na magkasundo kayo? Sabi niya. Hindi nyo ba nababasag banal na kasulatan na kailangan yung ayusin doon sa loob? Sinong nakakahiya, mga kapatid? Nakakahiya yung parties, nakakahiya rin yung nilalagay po natin doon na Panginoon po natin na nagmamay-ari ng iglesia. Nakakahiya ang Panginoon po natin. Bakit hindi nyo ba kayang ayusin ito? Sabi niya, kapitan. Mas lalo pagdating sa korte. Kaya kung maaari, mga kapatid, ay wag po nating
paratingin sa korte. Sabi ni Apostle Paul, magpadaya na lang kayo. Ha? 1 Corinthians chapter 6 verse 7, magpadaya ka na lang. Kaysa yung daanin sa korte. Okay? Oh. Okay? The lessons are edifying, bros, but they are more edifying if we apply them. Kasi bros, kahit anong ganda ng pagpapaliwanag natin ng lessons dito sa DBR, kung hindi naman natin isinasabuhay, sayang po yung ganda ng lessons. Tama po yun. Tama po yun. Noong nagturo po ako ng Bible study about forgiveness, the conclusion, sabi ko, ang conclusion po nito, the best conclusion for this Bible study is us. Kahit na anong gawin kong conclusion, wala pong magandang conclusion hanggat hindi po natin ito, tayo yung nagbibigay ng conclusion by applying the lessons that we have learned. That is the best conclusion. Kasi kahit na napakaganda ng presentation, naintindihan ng lahat, napakaganda ng mga insights na napakinggan po natin. Kung hindi naman natin isasagawa, sabi nga ni Brother Romel, sayang, useless din. Hindi rin tayo lalago. Okay? Amen, Brother Jonas. Thank you. God bless, sabi po ni Brother Romel. Brother Danny. Thank you, thank you. Sabi po ni Brother Alex Isberto, ang problema, kapatid, nagkakaroon ng kampihan ng mga congregation. Kaya ang result, divided. O yun po yung mali, yun po yung mali, mga kapatid. Alam nyo po, yung kampi-kampi, basahin po natin, no? Pagkakampi-kampi, sige, para makita natin. Galatia chapter 5, verse 19. Okay. Okay. Okay, Galatians chapter 5 verse 19. Itong sinabi po ni Brother Alex na pagkakampi-kampi. Sabi po niya, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-aaway. Pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, yung divided, pagkakahati-hati, yan. Pagkakampi-kampi yan, pagkakampi-kampi sa ibang version, ibang translation, pagkakampi-kampi. Ano raw itong pagkakampi-kampi? Gawa ng laman. Gawa ng laman ito, mga kapatid. Hindi ba tayo nakukonsensya? Tumatayo tayo sa likod ng pulpito? Nagkakampihan-kampihan tayo, mga kapatid? Hindi ba natin naiintindihan yung sinasabi ng banal na kasulatan na ito ay gawa ng laman? Mayroon pa ba tayong karapatan na tumayo sa pulpito? Na tayo yung gumagawa ng pagkakampi-kampi? Makonsensya naman sana tayo, mga kapatid. Okay? Makonsensya naman sana tayo. Hindi kayo ang napapahiya. Hindi po tayo ang napapahiya, mga kapatid, pag tayo po ay nagkakampi-kampihan at divided. Ang pangalan ng ating Panginoon ang napapahiya, mga kapatid. Okay? Ang pangalan ng Panginoon. Regardless of your right, regardless of ano pa ang sasabihin mo, ang isang pagkakamali ng isang kapatid ay hindi maitatama ng another pagkakamali. Kung nagkamali ang kapatid sa kanyang ginawa, wala kang karapatan na gantihan ng isa pang pagkakamali. I-divide natin ang iglesia. Mali po yun. Desisyon ng isang immature Christian po yun. Okay? Kaya dapat mga kapatid, no? Tanggalin na po natin itong paborito pong ugali po natin
mayroon lang hindi tayo pagkakaintindihan, sige, kayo dyan, dito kami. Mali po yun. Gawin natin ang lahat para maayos po, magkasundo po tayo. Okay, sabi po ni Sister Valentina, thank you kapatid. isang mapagpalang oras po ng DBR Recharge, mga kapatid. Ako'y naniniwala na kung lahat ng mga kapatiran, iglesia ay makikinig gabi-gabi sa programang ito, malaking mababago sa samahan ng iglesia. At sabi po nila, thank you po, tama po. Salamat sa Panginoon sa pagkakaroon ng DBR at salamat sa inyong mga kapatid na walang sawang nagtuturo gabi-gabi, from Sister Valentina. Maraming salamat din, Sister Valentina, sa walang sawang pagsuporta. Amen. Kung halimbawa ang isang kapatid, di naman sobra ang nagawang sin sa atin, di ba pwedeng patawarin? Pray na magbago siya at bigyan ng pagmamahal, baka magbago. Yes, yun po. Okay? Sawayin muna natin yung kanyang kasalanan para alam niya na mali yung kanyang ginawa. Sana po ay may humility na tanggapin na siya ay nagkasala. Okay? Thank you po, Nanay Lourdes. Amen. Tama po, Brother Jonas. Bilang isang Kristiyano, dapat po nating isaisip at isa puso palagi. Maging mapagpakumbaba at gumawa ng mabuti sa ating kapwa at Panginoon, nagaganti sa mga gumagawa ng masama. Yun ang tama. Amen. Thank you, thank you. Tapusin ko lang ito, kapatid. Okay, watching from Sister Imelda. Thank you po. Dagdag ko sa comment ko, sabihin ko ang salita ng Diyos, paalala sa kanya, baka po magbago. Opo, opo. Okay? Sister Joy, Antonio, at Simon. Watching from Palar. Thank you po, thank you. At si kapatid na Jeff Fuentes, amen, sabi niya. At sabi po ni Sister Araceli, amen, amen, Brother Jonas, very well said. Great insights, reminder to us Christians. Okay, thank you. Sister Araceli, DBR is the best. Mga aral, huwag itong ilampas tinga lang. Kung di, sa pamuhay ito sa anumang aspeto. Napapahay sila, ikakatuto natin bilang Christian upang mapanuto tayo. Thank you po. Thank you. Brother Michael, nasubrahan ko na. Galas na ibin. Chapter 26 at chapter 27. Marami pa sa tayong dadagdag tungkol dyan sa buhay ni Nabal at saka ni Abigail at saka ni David, no? Dito sa chapter 25 ng unang Samuel. Marami pa sana tayong idagdag dyan, mga patid. Meron pang dalawang chapter. Pero ihabol ko lang yung aking gustong i-comment tungkol dyan. Dahil napakaano itong mga tinatanong, no, ang mga nabanggit na mga kapatid natin, yung brother Alex, tsaka ni brother Danny. At yes, doon din sana kay Sister Diling, meron pa ako isang habol din sana na comment doon eh. Yung sa asawa, yes, no? Kapatid. Yes. Oo, okay. Okay, sige, ano ko na eh. Dagdag ko na para... Dagdag nyo na, kapatid. Sige. Oo. Yung ginawa ni Abigail ay tama lang talaga yon na ginawa niya. Na hindi niya na ipinaalam, actually, sabi sa 25 verse 19, mm-hmm. Hindi niya na sinabi sa kanyang asawa yung kanyang ginawa na nagbigay siya o nag-alay siya, nag-offer siya. Kasi nakita niya yung makabubuti. Nakita niya yung ito yung makatutulong, lunas ito sa mangyayaring kapahamakan, no, problema na darating. Sa amin, no, sa mag-asawa, kay Sister Jenny, sinasabi ko rin sa kanya, sometimes, may mga bagay na hindi mo na kailangan banggitin eh. Kung kinakailangan na at alam mong makatwiran, tama, at yan ay kalooban din naman ng Diyos yan, gawin mo na, no? Kahit hindi mo na ipalam sa asawa mo. Kasi ganito ginawa ni Abigail eh. For an instant, no? Kasi na urgent to eh. Kumbaga, ano, due to ano, exigencies to eh. Exigency. Kailangan mong gawin. Kaya hindi niya na sinabi kay Nabal yung kanyang ginawa, no, para maayos yung nakikita niya o napipintong kapahamakan o problema. Kung ganyan po yung mangyayari kahit sa iglesia, kung may mga kapatid tayong katulad ni Abigail na nakikita yung sitwasyon, na gawin mo na, no, gawin mo na para mag-glorify ang Panginoong Diyos.
sabihin, hindi mo na kinakailangan na ipagpaalam pa for the situation dito. So by the way, yan po yung ano natin o nakita natin kay Abigail. Maganda talaga yung istorya to. Then itong kay ano naman, no, yung ihapon ko na rin yung comment ni Brother Alex, napakaganda po kasi ng mga komento ng mga kapatid natin at kanilang katanungan. Sa totoo naman talaga, no, hindi dahil sa tayo ay hands-on na rin o nararanasan na natin yan. No, tayo, habang tumatagal tayo sa iglesia, sabi ko nga sa mga kapatid natin dito sa Palar, dati okay na sa atin mag-Bible study. Okay na sa atin yung dumalo tayo sa midweek, mag-participate tayo sa youth camp o sa iba pang mga gawain. Pero habang tumatagal pala tayo sa iglesia, nakikita natin yung lawak. May pakialam na rin tayo sa mga kapatid natin. At isa sa mga nangyayari na nakikita natin, ito nga, hindi natin talaga maiwasan. Kagustuhan mo natin na mapag-isa. Kaya lang kung yung mga kapatid natin, kaugnay din sa comment ni Brother Danny at ni Brother Alex, na umiiwas kasi, tapos bumuo na ng ano pa, ng bukas ano, sabi natin, alliance, no, ng kaya nahirapan talaga ang mga kapatid, no, na magkaroon ng pag-aayos kapag ganoon ang sitwasyon. Although nandoon yung pag-ibig, nandoon yung kagustuhan natin na mapag ano, kasi may mga kapatid na handang tumulong eh, may mga kapatid tayo mula sa Batangas bumiyahe pa para pakinggan yung sitwasyon. Kaya lang kung ang may katawan ay lumalayo, tapos kumukuha pa ng mga ano, so nagkakaroon ng ano. Pero by the way, ayan nga, isa yan sa ano, ay pagpapatawad. Pero kasama na rin natin sa panalangin natin palagi. Yung ating daily prayer, yung mga personal na devotion sa Panginoon Diyos, isama natin sa panalangin. Pwede nga sa congregational prayer eh. Sa iglesia, isama sa panalangin ng mga kapatid natin. Yes. Hindi lang yung mga may sakit, hindi lang yung mga may physical na karamdaman, maging yung mga kapatid natin na tayo dumaranas sa mga pamunuan ng iglesia, isama natin sa panalangin natin. Hindi lang yung panalangin sa mga namumuno sa bansa natin, lalo tigit yung mga kapatid natin na kasama natin mga naglilingkod na mga namumuno sa iglesia. Yan yung mga ano natin talaga eh. Dapat ay binibigyan din natin ng pansin. So yun lang po mga kapatid. No? Naidagdag natin at ano na, sabi nga ni Brother Judas lagi, oras ni peligro dahil 9:03 na. No? 9:03. Sige lang okay. Kapatid. Naiyak lang natin. So by the way, yes. Sige lang kapatid kasi kwan naman ngayon. Magbabakasyon naman na yung mga kapatiran. Okay, sulitin na natin ha. Sulitin yes, na natin yung bagong bakasyon. So by the way, itong chapter 26 at chapter 27 mga kapatid ay hindi ko na isa-isa yung detalye ng katulad ng ginawa ni Brother Jonas na isa-isa niya, no? Dinetalye niya yung chapter 25. Pero dito makikita natin yung pagliligtas ni David sa buhay ni Saul. No? Ito yung pagkakataon na kung saan si Saul ay nalibre siya, no, nalibre siya na makita natin yung mga unang talata na inahabol niya itong si David ano, nung makita niya itong si Haring Saul dahil siya ay nasa posisyon, so meron siyang dalang ano, meron siyang dalang 3,000, no, 3,000 na mga pili, no, mga piling kawal niya to, piling lalaki. Siyempre, kumbaga sa ano, kung ating titingnan, ito yung mga mandirigma. No, naalala natin yung pelikula na ano, yung 300. Talagang mga trained yun, no? Talagang mga, hindi mo talaga matatawaran yung usay sa pakikidigma. So, si Haring Saul, ay malakas na siya, kilala na rin siya, talagang marami siyang mga napapatumba. Nagsama pa siya ng 3,000 piling lalaki para tugisin itong si David. Sundan talaga nila yan. Then, nagkataon naman itong si David na doon sa isang lugar. Kaya lang siyempre, may mga tauhan din si David eh. May mga kasama rin siya eh.
So, dumating yung pagkakataon na si ano, si Saul napagod, nagpahinga sila doon sa isang lugar at nakatulog. Pero kung titingnan natin, yung kailang pagkakatulog, yung paghimping nila, Panginoong Diyos din ang gumawa eh. No, na talagang noong pinuntahan ni David, eh, hanggang doon sa ano eh, sa lugar kung saan nandoon si Haring Saul, narating niya eh. Nakuha niya yung espada, nakuha niya yung pagkano ng sitwasyon, napasok na. Ibig sabihin, talagang pwede na nilang patayin. Binigay sa kamay ni David si ano eh, diba, makikita natin eh, diba, sa verse 8, ito na ano, sabi ng kanyang tauhan eh, si Abisai, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. Ibig sabihin, natutunan yung pagkakataon na talagang pwede na. Itong mahabol sa iyo, nagpapahirap sa iyo, at meron pang kasamang 3,000 piling lalaki, pero mo, dinaanan niya yon ng walang kahirap-hirap. Tulog lahat ng mga tauhan ni Haring Saul. Oh, ngayon ano ang sabi ni ano ni David sa verse 9. Huwag mo siyang patayin sapagkat sinong maglalapat ng kanyang kamay na hindi magkakasala laban sa binuhusan ng langis ng Panginoon. So ito mga kapatid, makikita natin ang ano na ito ay yung binasa kanina, okay? Hanggang sa nandoon ng punto na itong si Abner, no, ginawa na lang kumbaga sa ano, sa atin parang inalaska na lang eh. Dahil nakuha niya na yung gamit, yung espada, ngayon nung lumayo na si David, nakalayo sa mga tauhan, sumigaw na siya. Sa verse 14, ano sabi? Oh. Hindi ka pa sasagot, Abner? Oh, ito yung ano eh, bukas ano, ito yung pinakakawal eh, na pinuno ni Haring Saul eh. Nang magkagawa yung sumagot si Abner at nagsabi, sino ka bang sumisigaw sa hari? Oh, nagising na sila. Nalaman na ano, kasi pang ano yun, pambabastos yun, no? Sinisigaw mo yung hari. Okay? Paglapastangan nyo na sino ka para sigawan mo yung hari? Sinisigawan niya. Ngayon, anong nangyari? Sinabi ni David kay Abner, hindi ka ba lalaki? Sinong gaya mo sa Israel? Bakit hindi mo binantayan ng iyong Panginoong hari? Sapagkat pumasok ang isa sa isang sa taong bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon. So ito, deklarasyon eh. Na nandito na. Na nakuha yung napasok. Ibig sabihin, na-conquer na. So ito na ngayon. No? Makikita natin, mga kapatid, isa sa mga kagandahan nito at leksyon na makukuha natin dito sa sitwasyon, sa pangyayaring ito, ay nandito yung pagiging compassionate ni David. Kung ating titingnan din kanina doon sa chapter 25, nandoon yung silakbo ng damdamin niya. No, na nung nilait-lait siya ni Nabal, pero nung siya ay kinausap ni Abigail, kumalma siya. Lumawak yung kanyang pangunawa. At nagkaroon siya ng compassion, no? Compassion doon sa buhay. Kasi pwedeng-pwede niyang gawin yun eh. Lipulin niya yung lahi ni Nabal eh. O, nandoon yung compassion. Pero nung hindi pa siya nakakausap ni Abigail, eh talagang nandoon yung kanyang ano, dahil masidi yung kanyang damdamin, mataas yung adrenaline, no, na lipunin yung lahi niya. So dito rin, dito naman kay Saul, oh, nandoon yung ano eh, pwede niya nang gawin eh. Pero lumabas yung pagiging natural, no? Human nature, no, ni David. Although mandirigma siya, mahusay siya, pero
Sabi niya nga, no? Sino siya para kunin ang buhay ng binuhusan ng langis ng Panginoon? Sabihin, nandun doon yung pagka meron kang ikaw ay compassionate sa buhay ng isang tao, meron kang respeto sa buhay ng tao, may paggalang ka, lalo na kung yan ay lingkod ng Panginoon. Pinahiran, anointed one to si Saul. So mataas yung kanyang pagtingin, pagkilala. Isa sa mga magandang aral din natin gustong idagdag dito mga kapatid. Yung mga lingkod natin sa Panginoon. Although, yung iba medyo napapariwara. Pero mga lingkod ng Panginoon yan eh. Mga nagsiserve yan sa Panginoon. Mataas ang pagkilala. Ako po, hindi naman tayo lumaki sa Church of Praise talaga eh. Di tayo lumaki sa pamilya ng mga ninuno natin, lolo natin, membro ng Church of Praise. Hindi po. Lumaki tayo sa ibang painiwala. Pero nung tayo ay napabilang sa iglesia ng Panginoon, nung ating kabataan, mataas ang pagtingin natin sa mga naglilingkod sa iglesia, sa Church of Christ. Mataas ang ating pagtingin diyan. Kaya nga, nakalulungkot. Kapag kami mga kapatid tayo, na ganun-ganun na lang, ano yung minsan, ito nga, minsan ito, dali natin sa aplikasyon. Pagka yung mga kapatid natin nag-deserve, naglilingkod, di ba, yung mawala ng suporta, yan, isa yan eh. Mawala ng tulong, ganun kagad-agad na nagtanggalin ng mga kapatid natin eh, sa paglilingkod. Pero yan ay yung mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya nandiyan din sila dahil naglilingkod sila sa Panginoon. Kaya sila nagsasuffer, naglilingkod sila sa Panginoon. Kaya nga itong sa painiwala ni David, itong anointed one, pinahiran lang isa, bakit ko papatayin ito? Bakit ko ano? Kaya sabi niya, wag nating. Okay? So ganun lang ang ginawa nila. Kaya yung pagiging compassionate natin mga kapatid. Ito, ilabas natin kanina yung mga katanungan kanina do sa mga sabi natin napapariwara o kakaroon ng issue. Pero marami mga kapatid tayo na willing mag-serve at nagsiserve talaga sila sa Panginoon. Baka sa ano, parang ano lang din, parang sa ano natin, sa sekular na buhay, mga kapulisan, di ba? May mga nagiging iskalawag, may mga napapaano. Yan naman, mga work din naman sa mga punishment. Pero hindi naman lahat ganun eh. Hindi lahat eh. May mga, maraming mga matitino, maraming mga maayos, at maraming mga natutuon yung kailang vision ng maglingkod. Kaya lang, unfortunately, nakakalungkot kapag kami mga kapatid tayo, na ito nga, no, ganun-ganun lang kung alisin sila sa paglilingkod, biglang mawala sila sa ano, dahil hindi nagustuhan ng ilang mga kapatid, di ba? Hindi nagugustuhan yung kailang ano, punta na lang sa probinsya. O, yan ang mga ano, sitwasyon. Kaya tayo, hindi naman sa pagano, mapalad tayo dahil meron tayong ano, paano yung mga wala? Walang trabaho talaga. Yun ang kailang bread and butter. So yun po mga kapatid, ang isa sa mga ano natin yan, nakita natin, yung pagiging compassionate natin. Si David, no? At meron siyang compassion, meron siyang pagkaawa, meron siyang pagrespeto, lalo na sa binuhusan ng langis ng Panginoon. So yan po isa sa mga nice nating ipakita rito at maging sa practical nating pamumuhay kung ito ay may papakita natin sa ating mga kapatid, no, magkakaroon tayo ng magandang relasyon. Sometimes yung mga ibang mga problema natatakpan yan eh. Yan nga, yun, merong pagpapatawad, merong pagmamahal, yung totoong sinasabing pag-ibig.
without condition niya, no? Ayun narinig. Yan ang naririnig natin kaya no, nung tayo bago-bago pa sa church eh. Si Brother Michael Pilayo, no? Ayun, diyan siya. Sa kanya ko narinig 'yan nung kami nandoon sa Manila. Dumadalo kami sa may instruction. What is love? Love is unmeasurable. Ayun. Maalala ni Brother Michael Pilayo 'yan. Ano na tayo, no? Dagdag natin yun doon. So yun po mga patid, no? Yung being compassionate ay kinakailangan yan sa ating buhay, sa lalo na sa ating mga mananampalataya. Ito nga, totoo, nabanggit na rin kanina, ano, no? Walang silbi itong aral na ating napapakinggan. Walang, ano to, kung hindi tayo mayroong yung compassionate kasi ano yun eh, yung may pagkahabag, no? May awa, meron kang pagmamahal, meron kang totoong pag-ibig. Pag-ibig na mula sa Diyos. Without question yan, hindi mo dapat ano, without if, no, ito nga. Sometimes nung nakaraang Sunday lang na nagulat tayo sa mga patid natin dito sa pala. Kung tayo ay magbibigay, kung tayo ay tutulong, wag nating samahan ng if o kung may pasubali eh. 'Di ba? Parang tutulong ka, magbibigay ka kung wag 'yun. Alisin natin yung opo. Hindi 'yun bigay kapatid, investment. Opo. Yes, yes, opo 'yan. Tama. Hindi po 'yun bigay. Kapag ka merong if, mo, merong pasubali, magbigay tayo, tutulong tayo kung itong gawin, no? Dapat ganito. Eh, meron kang inaasahan eh. Eh, magbigay tayo ng bukal, no? Yung talagang ano man ang gawin niya, nakita natin ang sitwasyon, nakita natin yung kalagayan ng kapatid, bigay natin. Sabi nga niya, ano, di ba, yung sa Korinto, eh, balikan natin yung ano ng Korinto, eh, sabi ni Apostol Pablo, eh, padaya na lang kayo, padaya. Ibig sabihin, nayaan mo na yan. Kung tayo ay nililin lang, niloloko tayo, di siya totoo, hayaan mo na yon. Basta tayo, meron tayong pusong mapagpatawad. Meron tayong pusong mapagmahal. Diba? Sabi nga nung nabubuhay pa siya, yung kumanta na yan, wag lang yung pusong bato. Wag lang yung pusong bato. Okay, by the way, last chapter mga kapatid. Ay, isa pa, yan, yung karugtong din dito. Yung surrender all things to God. So yan, sa mga aral na gusto natin i-impart dito sa dalawang chapter na ito. Yung surrender all things to God. No, yan. Kung ano ang meron tayo, kanina nabanggit na yung ano eh, yung akin-akin eh, ni Nenabal, di ba? Ayan, akin-akin. Okay. Yan na problema pagka akin na, parang yung lahat ng ano nasa kanya, di ba? Hindi ganun. Hindi ganun ang ating buhay bilang Kristiyano. Huwag mong akuin na sa iyo yung halimbawa, yung ano na yan, mga material na bagay, di ba? Maging yung ano, yung bisan, lumaki ang iglesia, di ba? Ako yung magpasimula dyan. Dahil sa akin, dahil sa amin. Kaya dumami yan, ganun. Dapat ako ang mabigyan ng pagkilala, hindi ganun eh. Eh, puro akin-akin yan. Itong sinabal kasi yan eh, di ba? Akin. Kung gusto niya, sarili niya yung makilala, puro sarili niya yung ano, hindi ganon. Dapat ay isurrender mo yan sa Panginoong Diyos. Yan ay tayo, sa totoo naman talaga, wala naman talaga tayong ano rito. Sabi nga sa isang social media post, no? Pag namatay yung isang tao, yung mga inipon mo, may iwan. Yung damit mo, kukunin ng iba. Yung sasakyan mo, gagamitin ng iba. Oh. Wala ka na talagang ano eh. Sarili mo na eh. Diba? Pag namatay ka, wala ka ng ano. O ano yung sa'yo dyan. Anong meron ka lang? Yung spirit mo, babalik sa Diyos. Yung kaluluwa mo, diba? Lahat ng mga meron ka nito sa lupa, hindi yan mananatili sa'yo. Yeah. O, ibigay mo yan sa Panginoong Diyos. Huwag mong sabihin na dahil sa
nagsikap ako, ako ang nagtiyaga nito, ako yung, di ba? Hindi ganun ang ating spirit dapat. Kundi, meron tayong spirit na isinusuko natin lahat sa Diyos. Yan si David eh. No? Kaya isa sa mga, ilan sa mga lingkod ng Panginoong Diyos na naging matagumpay at napasama sa aklat ng Hebreo chapter 11, yung mga bayani ng pananampalataya, iisa yan. Ano ang common denominator nila? Isinuko nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Amen. Hinayaan nila na ang Panginoong Diyos ang maghari sa kanila, ang manguna sa kanila, sa lahat ng kanilang pupuntahan, mga lakbayin, at maging mga plano sa Panginoong Diyos. Kaya, yung pangatlong aral na makuha natin sa dito sa chapter 27, success belongs to God. Sabihin, ang lahat ng pagtatagumpay na meron tayo sa buhay na ito, kagaya ng mga name them, no? Yung mga si Josue, no? Yung sa nung pumalit kay Moses. Oh. Nanatili siya sa Panginoong Diyos eh. Inaral niya yung salita ng Panginoong Diyos araw at gabi. 'Di ba? Pero ang tagumpay na ito dahil sa Panginoong Diyos. Maging ito yung kay Haring David, kay David. Oh, yung kanyang pagkakakuha no ng espada, ng gamit at doon siya sumigaw nung lumayo na siya. Hindi naman dahil sa kanya yan eh. Ang Panginoong Diyos din ang nagpatulog. Pinatulog ng mahimbing yung mga tauhan, yung 3,000 kaluluwa at 3,000 tao. Kasama ni Haring Saul. Ilan lang ba yung mga tauhan niya? Dito sa chapter 27 anim na rang lalaki lang 600 compare sa 3,000. So wala talaga sila, no? Ang laban dati by foot eh. So matataro sila kung nagkaroon ng encuentro yan, nagkaroon ng labanan. Kahit na sabihin gaano kalalakas yung mga tao ni David, 3,000 yung kaharap nyo. At mga pili pa yon, no? Imagine, mga piling mga kalalakihan. Talagang mga handa yon na makilaban. Hindi sila mananalo. Pero sino ang pinakadahilan? Ang Panginoon Diyos. So, ano po ninyo mga patid, maging sa ating, sa kalagayan natin, sa buhay natin ngayon, ibigay lang natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng bagay, ang tagumpay na ito sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili, dito pa lang sa lupa. Meron tayong peace of mind. Ano po ninyo, isang kwento pa. Dito, nakwento na natin dati, isang kapatid natin, naghahanap ng trabaho. Yung trabaho kanyang napasok, na-champuan Sunday, first day niya sana. Umabsent po siya. Umabsent siya, sabi niya. Hindi ako pinayaga, pero umabsent ako dahil araw ng Panginoong Diyos yan. No? Ano yan Lord's Day yan. Mahalaga yan sa kapatid. Umabsent siya. Kinabukasan, suspendito kagad siya. First day of work niya yun eh. Pero kung ninyo mga kapatid, no, dahil sa aking kapatid natin umaasa sa pagtatagumpay ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. After 3 days, may tumawag kagad sa kanya. At na-tiyempo naman, yung tumawag na kumpanya, walang pasok ng Sunday. Kaya ito, muli na natin, oh brad, kamusta na yung ano mo? Okay na brad, maganda na yung trabaho dito. Pag Sunday, walang pasok, kaya nakakadalo ako ng worship. Kasi nga, ang kanyang bukang bibigay, God will provide. God will provide. Totoo mga kapatid, basta ibigay natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng meron tayo, maging ang pagtatagumpay. Although may mga difficulties, may mga hirap, pero ang Panginoong Diyos ang gumagawa ng paraan para tayo ay magtagumpay. At ibigay natin yan sa Panginoon. So kaya tayo, magamit kakapusin tayo nito sa mundo nito, meron tayong mga bayarin, pero meron tayong peace of mind. Kasi nga, iniaasa natin ang lahat ng meron tayo, sinusuko natin sa Panginoon, no? Ang ating mga private prayer natin, panalangin natin, devotion natin sa umaga, manalangin tayo
Pag may pagkakataon, manalangin tayo, bigay natin sa Panginoon, isuko natin yung mga hinaing natin. At ang tagumpay nito, aalihin natin mga kapatid. Yan po mga kapatid ang ating mga ilang mga aral na meron dito sa chapter 26 at 27. Okay, maraming salamat kapatid. Ano? At napakahirap yung ginawa ninyo kapatid. Eh. Yung mahabang chapters talagang kinompress natin. Lumabas yung totoong pagka-teacher ni Brother Michael, ano? Maraming salamat kapatid. Isa sa nakita ko dito, no, itong si David talagang hindi niya pinersa, no, na kahit na magkaroon siya ng pagkakataon na ugutan ng ulo yung naghahabol sa kanya, yung kanyang kaaway or tinuturing na gumagawa ng masama sa kanya. Sabi niya ay kwan. Sabi niya sa kanyang tauhan, "Wag mong saktan." Okay? Wag mong saktan. Bahala ng Panginoon sa kanya. Yes. Pero pare pinakita, pare pakita na talagang wala siyang maling motibo or masamang motibo labang kay Saul nung nakalayo na siya. Ano? Sinigaw niya. Abner, bakit mo hinayaan na kwan? Dapat kayong mamatay kasi hinayaan ninyo na ang yung binabantayan na hari ay pwedeng patayin. Okay. Oh, kasi pinakita niya na nandito yung kwan, tabak ni Haring Saul nasa akin. Pati rin yung kanyang yung kanyang tubig, ano? Oh, nasa amin. Pero tama yung sabi ninyo kapatid, oh. Nagawa yun ni David at saka ni Abisai, yung kanyang kasama. Dahil sa tulong ng Panginoon, dahil pinatulog sila ng mahimbing, ano? Yes, tama po 'yun. Okay? At dito po sa chapter 27, si David ay pumunta sa mga Pilisteo, pumunta kay Akish, ano? Kay Akish, isang hari ng mga taga-Pilisteo. Tapos humingi siya ng kwan, asylum. Binigay yung Siklag. Okay, pero kahit na binigay sa kanya yung Siklag, nagkukonkor pa rin siya ng mga kwan, mga lungsod. Okay? Yes. At ina-attribute niya ito sa Panginoon. Okay. Ito po yung isa sa maganda na mga kaugalian po ni David, ano, yung pagtatagumpay, yung success. Hindi niya inaako na siya lang sa kanyang sariling effort, sa kanyang sariling kakayahan, kundi sabi niya ito ay galing sa Panginoon. So sana itularan po natin. Kaya David is a man after God's own heart, sabi po. No? Yes. Kasi talagang malinis yung kanyang puso at makajus po yung kanyang puso. Okay, maraming salamat kapatid. Sabi po ni Sister Mercedes, kung alam natin na mabuti ang ating gagawin at hindi natin gawin, ay tayo ay nagkakasala. Okay. Sa James chapter 4 ito kapatid, ano? Verse 17. Okay, sa verse 17, sa James chapter 4, Santiago. Sino man ang nakakaalam ng mabuti at ito ay hindi niya gagawin, siya ay nagkakasala. Okay? Yes. Siguro patungkol ito kay Abigail, ano? Kasi alam niya kung ano yung dapat gawin. Kaya ito ay ginawa niya kaagad. Kung hindi, baka kasalanan pa niya kasi mayroon siyang pagkakataon na itama yung mali ng kanyang asawa at itinama niya, no, at dahil dito nahadlangan yung pagdanak ng dugo. Okay, sabi ni Sister M. Cruz, amen, thank you so much Brother Jonas, Brother Michael, napakagandang lesson today, baon ko po ito araw-araw sa aking pamumuhay, God bless po. Maraming salamat po sa Panginoon, Sister M. Cruz, ano? At tayo po ay napapalakas ng banal na salita ng Diyos. Okay? Amen, Brother Michael. My reflection, be ye all
one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereto called, that he should inherit a blessing. 1 Peter chapter 3, verses 8 to 9. Maraming salamat, Sister Araceli. Amen, Brother Michael, reminder, and be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ephesians chapter 4, verse 32. Amen. Thank you po. Okay. At amen, brother, the battle belongs to the Lord. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And he knoweth them that trust in him. Okay. Yes. Nahum chapter 1, verse 7. At sabi po ni Sister Jasmine, when we take matters into our hands, we show that we do not really trust God. We try to do God's job for him. We forfeit God's protection on our life. And we lose out on our reward. We also prolong the conflict and miss out on the opportunity for God to make our enemies live at peace with us. Whenever you are tempted to seek personal revenge, leave it up to God instead. Opo, ito yung sinabi rin ni David eh, sa kanyang tauhan. Gusto mo, Haring David, sabi niya, ibaon ko na itong kwan sa kanyang kwan, sa kanyang puso. Oh, sabi nga niya eh, ang Diyos ay nasa sayo ngayong araw na ito dahil ibinigay niya ang iyong kaaway sa iyo, sa iyong kamay. Yeah. Sabi ni David, huwag nating pagbuhatan ng kamay binuhusan ng langis ng Panginoon. Okay? O huwag nating pagbuhatan ng kamay. At sabi pa niya doon, maaring ang Diyos na ang bahala sa kanya, maaring siya ay mamamatay sa sakit, siya ay mamamatay sa digmaan, ganun. Okay? So talaga pong nagtiwala. Okay. Kaya very compassionate itong si David. Tama po yun. Maraming salamat. Okay, thank you po, Sister Melda, Sister Araceli. Thank you so much, Brother Michael, for your spiritual wisdom shared in the great highlights, lesson learned, 1 Samuel chapters 26 to 27. Glory to God. God bless more. Okay, thank you. Thank you. Sabi ni Sister Imelda, si David, sa muling pagtatagpo, kinasihan muli siya ng Diyos dahil narating nila ang silid ni Saul na walang aberya. Mukha ang nakita ni David at ang kasama niya, si Saul, mahimbing na tulog. Katauhan ni David, kinasihan ng Diyos dahil sa kanyang pagtanaw, pagkilala bilang mataas na tao, paggalang at takot sa Diyos. Lesson sa atin, anumang paghamak sa iyo, huwag mong pag-isipan ng pagganti o may biglang pangyayari sa kanya, nabibitaw ka ng panunuya, pananalita sa kanya. Tayo mga Christian, siya'y ating ipanalangin. Amen. 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 And it's not easy living with the enemy, but it's what God has called us to do as followers of Jesus. And Jesus is there to help you every day. So when the going gets tough, remember Jesus' words, wisdom, or Jesus' words from John 16:33. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Amen. Amen po. Amen. Even for a man's way are a full view of the Lord. He examines all his paths. Proverbs 5:21 from Nanay Lourdes. Okay, at si kapatid na Ramon Locas Santos, si David, ang manunulat ng maraming mga awit sa kanyang mga sinulat. Makikita natin kung paano niya hinanap at nilwalhati ang Diyos. Lagi siyang itinuturing bilang isang pastol na naging hari at isang mandirigmang manunulat. Tinatawag siya ng kasulatan na kalugod-lugod ng mga awit ng Israel. 2 Samuel 23 verse 1. Ang buhay ni David ay puno ng emosyon ng tao, isang karaniwang batang pastol na may malaking pananampalataya sa katapatan ng Diyos na iginalang ang kanyang mga pinuno. Tumakas para iligtas. Sayang. Okay, sayang. Ay, nandito pala.
Basahin po natin, mga kapatid. Umakas. Okay. So dito. Sangkaraniwang batang pastol na may malaking pananampalataya sa katapatan ng Diyos, na iginalang ang kanyang mga pinuno, tumakas para iligtas ang kanyang buhay, at naging isang hari na naging pamantayan ng lahat ng sumunod na hari sa Israel. Umani siya ng maraming tagumpay sa digmaan, bumagsak din siya sa isang malaking kasalanan at nagdusa ang kanyang pamilya dahil doon. Ngunit sa lahat ng ito, lumapit si David sa Diyos at nagtiwala sa kanya. Kahit na sa kanyang mga isinulat na awit, noong pinanghihinaan siya ng loob, makikita natin na itinataas niya ang kanyang mga mata sa kanyang manlilikha at pinuri siya sa lahat ng sitwasyon. Ang pagtitiwalang ito sa Diyos at ang kanyang patuloy na paghahangad ng mabuting relasyon sa Diyos, isa sa mga dahilan kung bakit siya tinawag na isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ipinangako ng Diyos kay David ang isang haring magmula sa kanyang angkan na ang paghahari ay magpakailanman. Ang walang hanggang haring iyon ay si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ni David. Okay, thank you po. Thank you. Alright, maraming salamat kapatid na Ramon Locas sa napakagandang insight. Again, so grateful to you, Brother Jonas, Brother Michael, for your wisdom and knowledge, time and effort shared for our fruitful DBR tonight. Glory to God. God bless you both, brothers, and have a good night rest. Thank you po, Sister Araceli Jane. At thanks po sa inyong Brad Attorney and Brad Michael. For great wisdom in the Lord. Amen. Sister Araceli Jane, maraming salamat po sa mga stickers. At sabi po ni Brother Ramon, dakila ang kaalaman ng taong nagpapahupa ng galit ng isa. David at Abigail. Tama po yun. Tama po yun. Okay, at sabi po ni Sister Melda, thank you very much sa mga explanation at lesson. Maraming kapupulutan aral at may isa sa pamuhay talaga ni Abigail David attitude aral na makakabuti sa pang-araw-araw nating buhay. Amen, amen. Okay, sabi po ni Sister Susan Nuol, our world is a war zone, a battleground, good versus evil, and we are fighting every day. But with faith and trust in Him and His assurance that He will be with us, we are secured. Amen. And we are fighting a good fight, kapatid. Brother Michael, di ba? Sabi ni yes, yeah. Apostle Paul, I have fought a good fight. Okay. Sa magandang labanan ito, kapatid. Kaya wag po tayong sumuko, mga kapatid. Aba, yes. Itong sabi ni Sister Susan, we are secured. Okay, we are secured and we are fighting a good fight. Okay, bakit tayo lalayo? Bakit tayo tatakbo? Iiwas sa isang magandang labanan. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Kaya nga, Revelation chapter 21 verse 8, isa sa mga mapupunta sa walang hanggang kamatayan na pagdurusa ay yung mga duwag. Okay? Kasi umiiwas sa magandang laban. Okay? Ito ay magandang laban. It is a good fight. Kaya let us fight, mga kapatid, ano? Let us fight at we are secured. Tama po yung sabi ni Sister Susan. Your effort, time and patience sa gabing ito, maraming salamat sa wisdom and knowledge na ibinahagi sa amin. Nakikinig. To God be the glory. Okay? Thank you po. Okay, thank you, Sister Melda. Brother, kwan na. Pabaon sa mga kapatiran, kapatid. Ah, okay, yun po. Ay, ano ko lang bakit, Brother Jun, Brother Jonas. Itong si Brother DeBera, sino yung Manny first DeBera. Name niya? Manny. Ah,
Manny? Yeah, yung kuya ni kapatid na Danny De Vera. Ah, alright. Okay, si Brother Manny De Vera. Okay. Nasa ICU. Para sa prayer mamaya. Opo. Okay, so yan po mga kapatid. Muli, kami nagpapasalamat. At kayo'y kahit na 9:40 na, mag-alachis na, gising pa rin pa po kayo at sinamahan niyo po kami. Kami napatibay sa aming pananampalataya dahil sa hindi niyo po kami iniiwan. Patuloy ang interaction, panay ang ano sa mga komentarista natin. Yes. Ang ating pong tinalakay na mga kapitulo mula sa unang Samuel 26-27 ay pagpapakita po mga kapatid na tayo ay magkaroon palagi ng compassion sa ating una sa ating Panginoong Diyos, no? Siyang nagpakita ng compassion, tayo rin naman dapat ganun din. Ang mga nababasa nating mga karakter sa Biblia ay mga nagtagumpay ang mga yan dahil sa sila ay may pagsuko sa kanilang sa Panginoon, Panginoong Diyos na kanilang pinaglingkuran. Sa ating kapanahunan ganun din. Tayo ngayon ang nasa battle, sabi nga ng mga kapatid natin. Tayo ngayon yung nakasala ngayon. Dapat ay isuko natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Kapag sinuko natin ito, mangyari, sundin natin siya. At ang tagumpay ay aanihin natin. Hindi lang dito sa lupa, maging doon sa buhay sa kabila. Sa buhay na walang hanggan. Yun po. Thank you kapatid at maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatiran po natin na nagbigay ng oras sa naging kasama po natin. Thank you very much po sa inyong mga comments, sa inyong panunood, sa inyong pakikinig at sa inyong mga katanungan mga kapatid. Maraming salamat po. At sana po ito pong gabing ito ay naging pagpapala sa ating lahat. Marami po tayong natutunan, napaalalahanan po tayo. Tama po yung sabi ni Brother Michael, pinapalakas niyo po kami sa inyong walang sawang pagsusuporta. Okay, Brother Michael, can you kindly lead us sa ating closing prayer? Apo, apo. Okay. Manalangin tayo mga kapatid. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa siyang lumikha ng langit at lupa. Salamat po Diyos sa muli. Kami ay inyong binigyan ng pagkakataon na makatupang pala ang mga kapatid namin through online, through virtual fellowship. Salamat po Diyos at naway patuloy na tulungan niyo po kami na kami magpalakasan sa isa't isa. Gaya ng nasusulat sa kawikaan, iron sharpens iron. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mapanatili ito araw-araw sa aming buhay. Alam namin ang aming mga kahinaan. Wala po kaming tibay kung wala kayo sa amin. Kaya kami nagpapasalamat at ang inyong mga salita ay patuloy na nagbibigay sa amin ng liwanag sa aming mga daraanan. Nagpapalakas sa aming mga mahihinang mga pangangatawan, lalo na sa espiritual. Salamat po o Diyos at naway patuloy niyo kaming punuin ng inyong karunungan sa bawat araw ng aming buhay, mga idaragdag niyo pang araw sa amin. Tulungan niyo po kami na may pamuhay namin ito, lalo na kami ngayon ay dumaranas mga suliranin sa personal naming kalagayan, sa aming trabaho, at maging sa mga kapatiran sa iglesia. Palakasin niyo po kami o Diyos. Bigyan niyo po kami ng kaalaman upang ma-troubleshoot namin ang mga dinaranas naming mga problema. Sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, kagaya ni Brother Manny De Vera, tulungan niyo po siya o Diyos, palakasin niyo po siya at balik niyo po ang kanyang kalakasan upang sa mga susunod na araw ay patuloy siya makapaglingkod sa inyong kaharian. Patuloy namin dinadalangin ng ipapanamin mga kapatid na hindi namin mapanggit ang mga mabot ng aming mga
alaala, kagaya ni Sister Donna Balubar, patuloy niyo siyang palakasin o Diyos. Tulungan niyo po siya, ang kapatid namin mula dito sa Panar. Patuloy niyong tulungan din mga kapatid namin na patuloy na nagre-recover sa kanilang mga mahihinang pangatawan. Patuloy kami dumadalangin o Diyos na palakasin niyo rin po si Brother Junas. Ingatan siya sa kanyang kalagayan. Laging bigyan ng malusog na pangangatawan upang patuloy na magpatuloy sa ganitong gawain. Makapaglingkod siya sa amin, ang kanyang pamilya. Naway patuloy niyong pagpalain at patuloy na managana sa inyong mga blessing. Patuloy namin dinadalayan ng Diyos na patuloy niyo kaming kaawaan, patuloy niyo kaming pagpalain, at humiling kami ng patawad sa aming mga nagawang pagkakasala. Sa mga susunod na araw na itatagdag niyo sa aming buhay, kami patuloy na maging productive at makita po ninyo, O Diyos, ang aming mga gawain ay patuloy na nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Sa aming pagsasalita, pag-iisip at sa aming mga gawa, laging kayo ang mapapurihan sa lahat ng aming mga gawain. Muli kami humihingi ng patawad sa aming mga nagawang pagkakasala. Tulungan niyo po kami na magpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Ito'y aming dalangin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid na Michael. At tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos for giving us this episode again. At we are very sorry because nag-uras di peligro po tayo. But okay lang po mga kapatid. Dahil marami naman po tayong natutunan ano, at sinagot po natin ng ating makakaya ang mga katanungan. Sana mga kapatid ay naging pagpapala ang ating episode na ito at natuto po tayo, napalalahanan po tayo, napalakas po tayo at sana mabago yung ating buhay mga kapatid ng banal na salita ng Diyos. Maraming salamat kapatid na Michael. Talagang bumawi po si Sir. Dalawang chapters ang sa kanila. Maraming salamat. And sana ipanalangin po natin si kapatid na Manny De Vera, okay, sa ating mga personal prayers. Si Sister Elena Bravo din. At yung success po ng mga church activities po natin, yung Panagkakadwa 2024. Metrowide Youth Camp, yung isa pang camp sa I think sa church camp ang tawag. At ang iba pong mga church activities po natin. At lahat po ng live streaming pasuportahan po natin para sa Panginoon. Yes. Brother Michael, sa ngalan po ng Mangaldan Church of Christ, kasama si kapatid na Michael from Palar Church of Christ, okay? Ito po ang inyong lingkod, kasama si Sister Alma and Sister Hannah Faye. Ito po si Brother Junas, nagpapaalam po at nag-i-invite po muli bukas na ipagpatuloy ang ating pagbabasa at pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Maraming salamat mga kapatid. Thank you very much, Brother Michael. Thank you po. At pag magkita tayo, mayroong i-award po namin. May kapatid, one of these days kapatid, probably July kasi baka darating si kapatid na Nathan, kapatid na Ramir, magtitipon-tipon po tayo lahat at may isang kapatid na nagbigay ng mga award po natin. So i-award po natin 'yon sa lahat. Okay? Magkakaroon po tayo ng winner. Okay. Alright mga kapatid, with that sana ay magpasalamat po tayo sa Panginoon at manalangin po tayo na tayo po'y kanyang ingatan sa gabing ito. Thank you po mga kapatid, see you tomorrow. Closer walk with thee, just a 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 closer walk with thee. Grant me Jesus if you please, grant me Jesus if you please, grant me Jesus if you please, grant me Jesus if you please. Daily walking close to thee, daily walking close to thee, daily walking close to thee, daily walking close to thee. Let it be, just let it be, let it be, just let it be, let it be.
with thee. Through this world of taunts and snares, through this world of taunts and snares, through this world of taunts and snares, through this world of taunts and snares. If I falter, Lord, who cares? 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 Who with me my burden shares? 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 None but thee, oh, none but thee. None but thee, oh, none but thee. None but thee, oh, Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. When my feeble life is sore, 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 time for me will be no more. 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 Guide me gently, save me, Lord. 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 To the kingdom blessed shore. To the kingdom blessed shore. To the kingdom blessed shore.